Muling nangunuot ang noo ni MJ habang nakatitig pa rin ito kay Mabel. Bakit ate? Nanong nito. At isa pa, bakit may dala kang maleta? Nang lingunin nito ang dala niyang mga gamit. Umalis ako sa bahay ni Hunter. Ha? Gulat ng tanong nito. Nag-away kayo ni Kuya Hunter? Sa halip na magsalita, isang tango na lamang ang kanyang ginawa. Bilang sagot dito, ewan ba? Sa tuwing ibubuka niya kasi ang kanyang bibig upang magsalita, ay parang gusto na lamang niyang umiyak at humagulhon. Bakit anong nangyari ate? Maya-maya ay bumukas ulit ang pinto ng silid. Pumasok naman doon ang kanyang nanay at si Nexi. Nagulat pa nga ang kurason nang makita siya nito noon. Hindi nito inaasahan na pupunta siya sa ospital nang 10 oras na ng gabi. Mabel anak, bakit nandito ka? Inay, nanghihi naman ang mga tuhod at kalamnan ay kagad siyang tumayo sa kanyang pwesto at nagmamadaling lumapit dito. Bigla siyang napayakap dito. Nang maramdaman niya ang mainit at mahigpit na yakap din nito, sa kanya ay muli siyang napaiyak sa sitwasyon niya ngayon, sa sakit at kirot na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Kailangan niya ang kanyang ina upang damayan siya. Ngayon lamang siya umibig, kaya ngayon lamang din siya nakaranas ng ganong sakit. At alam niya ang kanyang ina ang makakatulong sa kanya sa problema niyong yun. Stana, ang pag-aalo ni Corazon sa anak habang banayad na hinahaplos ang likod nito. Inay, hindi ko po kayang sakit. Tumatangis pa rin saad niya. Mahal ko po siya pero ayaw niyang maniwala sa akin. Sige, iyak mo muna yan. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo sa puso mo ngayon saad nito. Bilang isang ina, hindi man sabihin ng anak ang totoong na dinaramdam o pinoproblema nito. Mararamdaman at mararamdaman talaga ng mga ina ang lungkot at sakit na nararamdaman ng kanilang mga anak. Makalipas ang ilang saglit nang muli niyang napakalma ang kanyang sarili ay iginaya siya ng kanyang nanay pabalik sa supa. Doon ay magkatabi silang umupo. Ate, bakit ano raw ang problema ni Ate Mabel? Bakit siya umiiyak? Usisang tanong ni Nexi. May lungkot ang mukha nito habang nakatingin sa panganay nilang kapatid na labis na nasasaktan. Bumuntong hininga naman si MJ at umupo sa gilid ng kamay ni Ken. Hindi pa rin maalis-alis ang paningin niya sa kanilang ate. Nag-away daw sila ni Kuya Hunter saad nito. Inaway ni Kuya Hunter si Ate Mabel? Tanong naman ni Ken na ngayon ay nagising na rin na mula sa mahimbing nitong pagkakatulog kanina. Bakit daw ate? Anang Nexi. Nagkibit naman ang balikat si MJ. Hindi ko alam, sagot nito. Kawawa naman ang ate, sabi ni Nexi. Tingnan mo siya, kitang-kita ang labis na lungkot sa itsura niya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mabel habang katabi na niya ang kanyang ina. Ano ba ang nangyayari anak? Tanong nito. Inay, ayaw niya po akong paniwalaan na wala akong kasalanan sa mga binibintang niya sa akin. Mas pinili niya agad na paniwalaan ang mga nabasa niya sa isang kapirasong papel. Ayaw niyang paniwalaan ang pagmamahal ko sa kanya. Puno ng lungkot at kirot ang kanyang puso habang ikinukwento niya rito ang mga nangyari sa kanila ni Hunter kanina. Ewan at hindi siya sigurado kung anong pwede niyang gawin upang mawala o hindi man ay mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Hindi niya talaga gusto ang pakiramdam na yun. Pinipilit ko siyang paniwalaan ako. Pero bigla agad siyang nagdesisyon na tapusin na lamang ang relasyon namin. Muling saad niya. Inay, tumitig siya sa mga mata ng kanyang nanay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Mahal ko si Hunter. Mahal ko po siya. Alam ko, nakikita ko sa mga mata mo kung paano mo at gaano mo kamahal ang asawa mo. Naaawang saad naman ni Corazon. Sa anak, umangat ang isang kamay nito at masuyong pinunasan ang butilang luha na muling naglanda sa pisngi niya.
Pero susuko ka ba agad na kausapin siya para magpaliwanag at sabihing mali ang desisyon niyang paniwalaan niyang ang kabilang kaysa sayo? Umiling siya bilang sagot sa kanyang ina. Subukan mo ulit na kausapin siya. Baka nabibigla lang si Hunter sa mga nalaman niya. Kaya ganun ang panaging reaksyon niya. Kausapin mo siya kapag malamig na siya. Sigurado akong liliwanag din ang isipan niya at paniniwalaan ka rin niya. Pinunasan niya ulit ang dalawang butil ng luha na muling tumulo sa kanyang pisngi. Hay, ayaw na atang tumigil nitong mga luha niya. Kanina pa ito panay patak. Hindi maubos-ubos. Ramdam na rin niya ang paghapdi ng kanyang mga mata. Paligurado siya bukas na umaga ay mamamagayo ng sobra na parang kinagat ng ipis. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at saglit niya yung inipon sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. Sana nga tama ang kanyang ina. Sana nga bukas kapag kinausap niya uli si Hunter ay lumiwanag na rin ang isipan nito at siya nang paniwalaan nito. Sana bawiin nito ang mga sinasabi nito kanina sa kanya. Tahan na anak, tumahan ka na. Muling inalo ni Corazon ang dalaga. Alam mo, ganyan talaga ang isang relasyon. Hinding-hindi maiwasan ang mga ganyang problema. Parte na ng buhay ng tao, lalo na ng isang magkarelasyon ang problema at pagsubok. Yun kasi ang nagbibigay minsan ng pundasyon ng isang relasyon. Kailangan mo lamang maging matatag. Pasasaan ba at magiging okay lang din kayo ni Hunter? Paano kung hindi niya pa rin po ako paniwalaan, Nay? Dahil sa tanong na yun, labis na nakadama ng takot si Mabel. Paano nga kaya kung hindi na siya paniwalaan ni Hunter, ano na lamang ang kanyang gagawin? Tatanggapin na ba niyang nang tuluyan ang desisyon nitong tapusin na lamang nila nang ganun na lamang ang kanilang relasyon? Kapag nagkataon, sigurado siyang hindi niya alam kung paano ulit babangon at magsisimula. She really loves Hunter, higit pa sa kung anuman ang mayroon siya ngayon. Ibinigay na niya ang kanyang sarili rito dahil naniniwala siya sa umpisa pa lamang na ito na talaga ang lalaking para sa kanya. Ito na ang lalaking makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Pero ito naman ang nangyari ngayon sa kanila. Nagkaroon ng malaking problema. Huwag mong pangunahan ang mga nangyayari, anak. Magtiwala ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang relasyon niyo mag-asawa. Saad ni Corazon, ganun din kami ng tatay mo. Noong nag-uumpisa pa lang kami sa relasyon namin, ayos sa akin ang lola mo. Marami rin kaming pinagdaan ng pagsubok at problema. Pero dahil naniniwala ako sa tatay mo at sa pag-ibig niya para sa akin, naging maayos din ang lahat sa amin. Tumango na lamang siya sa mga sinabi na kanyang nanay. Sana nga talaga na muling maging maayos sila ni Hunter. Sana pagkatapos ng gabing yun ay muli silang magkausap at maging maayos. Are you sure, bro? Tanong ni Judas habang nasa VIP room ito ng bar nito kasama si Hunter. Pagkaalis ni Hunter kanina sa kanyang bahay ay iniwanan doon ang dalaga. Dumiritso siya sa bar ni Judas at doon na nagpalipas ng oras. It's already late. Ilang oras na rin siyang naroon pero wala pa rin balak na umuwi sa kanyang bahay. Gusto na lamang muna niyang magpakalasing ngayong gabi para mawala ang galit at sakit na nararamdaman ng kanyang puso dahil sa mga nangyari kanina sa kanila ni Mabel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niyang ginawa ni Mabel. Oh God! Really, Hunter? At pinaniniwalaan mo na talaga ang sulat na yon kaysa sa babaeng mahal mo? Wala ka pa namang pureba na totoo ang lahat ng nakasulat doon? Pero bakit ura-urada ay pinaniniwalaan mo agad yun? Hindi mo ba nakita kung paano tumangis at masaktan si Mabel kanina dahil sa mga akusasyon mo sa kanya? Tanong ng kanyang isipan. Alam ng Diyos kung gaano siyang nasaktan kanina habang nakikita niyang umiiyak ang babaeng pinakamamahal niya. Yun pa man din ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Dati kahit ano ang mangyari, hindi niya hayaan na masaktan at umiyak si Mabel. Pero ano ang kanyang ginawa? Siya mismo ang sumira sa pangako yun sa kanyang sarili. Siya mismo ang nanakit sa puso ng kanyang mahal.
Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun si Ere. Pagkatapos ay dinala niya sa tapat ng kanyang bibig ang hawak-hawak na baso na may lamang alak. Tinunggan niya ang kalahati yun. I mean, baka naman may gusto lang manira sa inyo. Why you didn't give her a chance to explain her side? He just shrugged her shoulders. Bro, I don't know what's the real story. Is you and Mabel had a problem. Pero alam ko kung ano ang solusyon dyan. Anang Judas habang seryoso pa rin itong nakatitig kay Hunter. Isang seryosong tingin din naman ay binigay ng binata sa kaibigan. You need to listen to her. You need to listen to what she has said to you. Huwag kang basta-basta maniwalang may kasalanan siya nang dahil lamang sa kinain ka agad ng galit dyan sa puso mo. You love her kaya dapat siya ang paniwalaan mo. At hindi ang ibang tao, hindi ang sulat lamang na yun. Huwag mo na sanang hintayin na mawala muna sa'yo ang babaeng pinakamamahal mo bago mo siya paniwalaan. Nasa huli ang pagsisisi. Alam kong alam mo yan. Tahimik na nakatitig lamang si Hunter kay Judas. Lahat ng mga sinabi nito ay tumatak sa kanyang isipan. Pero bakit ganun? Ayaw pa rin kumalma ang galit sa kanyang puso. Gusto niyang paniwalaan si Mabel kanina habang sinusubukan itong magpaliwanag sa kanya. Pero hindi niya magawa yun. Galit lamang ang naroon sa kanyang puso. At isa pa, bakit hindi mo muna pa imbestigahan kung kanino galing ang sulat na yun? Iyon ang hangin pinag-utos niya sa kanyang abogado kanina nang makausap niya ito sa telepono. I really love her, Judas. I can see it in your eyes. But I sent her away from our house earlier. Anya at saglit na muling sumimsim sa kanyang baso. Tama ba ang ginawa ko? If you're really asking me that question, then my answer is wrong. Hunter, you shouldn't have let her go. You shouldn't let her get hurt too much. Mahal mo siya eh, sagot naman ni Judas. Halatang expert nga itong magbigay ng payo dahil sa mga experience nito sa buhay nun, lalo na sa mga nangyari din sa relasyon nila nung sa asawang si Maria. Come on bro, you should stop drinking. Puntahan mo si Mabel at kausapin mo siya. Tell her na siya ang pinapaniwalaan mo at hindi ang ibang tao. Ibalik mo siya sa bahay mo bago pa maging huli ang lahat. Huwag mo nang pakawalan pa ang babaeng nagmamay-ari na ng iyong puso. Tumayo sa pwesto nito si Judas at lumapit kay Hunter. Kinuha nito ang baso na hawak ng binata at hinila ito para tumayo na rin sa pwesto nito. Go to your wife and bring her back to your house. Anito at itinulak na ni Hunter. Si Hunter palabas ng VIP room na yun. Wala na ngang nagawa si Hunter nang isarado na ni Judas ang pinto ng silid at akbayan siya nito at magkaagapay na silang maglakan upang lumabas sa bar na yun. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa Eri habang nakapwesto siya sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Nakakaramdam na rin siya ng antok at pagkahilo dala sa napakaraming alak na nainom niya kanina. Pagkatapos niyang pilitin ni Judas kanina na lumabas ng bar upang puntahan niya si Mabel at kausapin, ay namalayan na lang nga lamang niya ang kanyang sarili na nagmamaniho na ng kanyang sasakyan patungo sa ospital. Alam niyang naroon ngayon ang dalaga. Wala naman itong ibang pupuntahan kung hindi ang ospital dahil naroon din ang nanay at mga kapatid nito. Tahimik na nakaupo lamang siya sa harap ng manibela, nakasandal sa upuan. Habang nakatingin sa entrance ng ospital, ang mga kataga ni Judas sa kanyang na kanina ay paulit-ulit pa rin niyang naririnig sa kanyang isipan. Pero ang problema, tila nawala bigla ang kanyang lakas na bumaba ang kanyang sasakyan upang puntahan ang dalaga at kausapin ito. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Kalipas ang ilang igsegundo ay umakyat ang kanyang likod mula sa pagkakasandal sa upuan. Hinawakan niya ang door handle ng pinto na nasa tabi niya. Binuksan niya yun at bumaba siya roon. Nakakailang hakbang pa lamang siya mula sa kanyang sasakyan ay muli siyang napatigil. No, I don't want to talk to her right now, ayon niya sa sarili. Muli siyang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Oh, damn it, Hunter. What are you doing? Bakit hindi ka makapag-isip ng mabuti ngayon? Will you go to Mabel to talk to her or not?
Naiinis na tanong niya sa sarili nang muli siyang makalulan sa driver's seat. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin ngayon. May parte ng puso niya ang nagsasabing puntahan na ang nobya para kausapin at humingi ng sorry dahil sa mga nangyari sa kanila kanina. Pero may kung ano rin pumipigil sa kanya na gawin yon. Damn it! Tiimbagang na pagmumura niya at malakas na hinampas ang manibela. Tumunog pa ang busina yon. Inis na ginulo niya ang kanyang buhok. Oh God! He hadn't seen Mabel in a few hours. But he was already missing her. He wanted to see her, hug her tightly, and kiss her firmly. Pero paano naman niya yun gagawin gayong hindi niya man lang nagawang paniwalaan ang mga sinabi nito kanina sa kanya? Isang papi lamang yun at wala pang kasiguraduhan kung totoo ba ang mga nakasaad doon o hindi. Pero nagmamatigas ang kanyang puso. Kahit kitang-kita naman niya kanina kung paano masaktan at tumangis ang babaeng pinakamamahal niya dahil sa mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Ayun at hindi niya magawang mababa ng pride niya para harapin ito at kausapin, humingi ng sorry at bawiin ang mga sinabi niya rito kanina. Fuck! Muli niyang pagmumura at hinampas ulit ang manibela. Muling sumagi sa kanyang isipan ang itsura ni Mabel kanina habang umiiyak ang dalaga sa harapan niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Pagkuway, iniyuko ang kanyang ulo ron. Thank you sa pagpunta mo rito ngayon ha. Tipid na ngumiti si Mabel kay Ashmon habang magkatabi silang nakaupo sa bench na naroon sa gilid ng pasilyo. Nakatanggap kasi siya ng tawag kanina mula sa binata. Nangungumusta ito sa kanya. Ilang araw na kasi silang hindi nagkikita at nagkakausap dahil nasa Mindoro pa rin ito. Pero nang sabihin niya rito ang mga nangyari sa kanila ni Hunter, kaagad itong nagsabi sa kanya na babalik na ito ng Maynila para magkausap sila ng personal. Nang una ay tumanggi siya. Ayaw niyang abalahin pa ito at mas lalong ayaw niyang iwanan ito ang abuela nitong nasa ospital pa rin. But Ashmon insisted kaya wala na siyang nagawa. Hindi na niya ito napigilan. Ngayon ay 10 minuto pa lamang ang nakalilipas. Simula nang dumating ito sa ospital mula sa airport ay dumiretso na pala agad ito sa ospital. Matamang tinitigan ni Ashmon ang dalaga. Nang ituon na ni Mabel ang paningin sa marmol na sahig, namamaga pa rin ang mga mata nito. Halatang katatapos lamang din itong umiyak bago dumating ang binata. What happened, Mabel? Tanong nito. Ilang segundong na natiling tahimik si Mabel. Maya-maya'y nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Nag-angat siya ng mukha at binalingan muli ng tingin ang binata. Malungkot siyang umiti rito. May natanggap siyang sulat galing sa babaeng hindi ko naman kilala. Ang sabi, tumanggap daw ako ng malaking halaga ng pera para sa paibigin lang siya. Bahagya pa siyang natawa ng pagak nang muli niyang naalala ang sulat na yon. Nakakatawa naman talaga eh. Sino ba namang matinong tao ang handang magbayad ng $1,000,000 para lang maghiganti dahil sinaktan daw ito ni Hunter noon? Kung sa bagay, kung sobrang yaman naman ang babae, bakit hindi ito maglalabas ng pera para lang maghiganti sa nakaraan nito? Tanong ni Ashmon habang seryoso pa rin ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Nagkibit siya ng kanyang mga balikat. Christina Garcia Morales, ewan ko, hindi ko siya kilala, anya. Nangunot noo si Ashmon at inalala kung may kakilala ba itong Christina Garcia Morales. I don't know her, anito. Nagpaliwanag ako sa kanya. Sinabi kong wala akong kinalaman tungkol. At wala rin akong kilalang Christina Morales. Pagpapatuloy niya sa pagkukwento. Pero iginiit pa rin niya sa akin na ako ang may kagagawa nun. Maging ang marriage certificate na natanggap namin, dati na galing din sa taong hindi namin kilala. Ang sabi niya, plano ko raw ang lahat ng yon. Hindi ko raw siya minahal. Sinabi ko lang daw sa kanya na mahal ko siya dahil sa malaking halaga ng pera na natanggap ko. Hindi niya ako pinaniniwalaan. Sa halip, ay ganun-ganun na lamang kadali para sa kanya na makipaghiwalay sa akin. Pinaalis niya ako sa bahay niya. Hindi niya namalayan na muli na naman palang namalisbis ang kanyang mga luha. Hay nako, hindi na talaga naubos ang kanyang mga luha. Nanlalabo ang kanyang paningin nang muli niyang balingan ang tingin ang binata. Ashmon, mahal ko ang kaibigan mo. Totoong minahal ko siya. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya dahil nagtiwala ko sa pagmamahal niya para sa akin. Pero
Biglang pumiyok ang kanyang boses, nagbabasyang muli ng kanyang mukha at pinunasan ang mga luhang malayang naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, sobrang sakit dito sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam, ano? Tanong niya. Mapait ding umiti si Asmund dahil sa naging tanong ng dalaga. Saglit itong nagbawi ng tingin kay Mabel. Maya-maya ay umangat ang kamay nito at hinawakan sa likod ang dalaga. Mahinang humaplos ang palad nito roon upang pakalmahin ito. Ayokong mawala siya sa akin, Asmund, kasi pakiramdam ko, hindi ko kakayanin kapag tuluyan na niya akong itaboy at hindi paniwalaan. Psst! Anang binata at kinabig sa balikat si Mabel. Dinala nito ang dalaga sa tapat ng dibdib nito. Don't worry, I'll talk to him. Anito at inayos pa ang buhok ni Mabel na nahulog sa tapat ng mukha nito. Everything will be okay. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Kahit papano ay nagpapasalamat din siya na naroon ngayon sa tabi niya si Asmund. Ramdam na ramdam niyang hindi siya nag-iisa dahil sa nangyayari ngayon sa kanila ni Hunter dahil sa pinagdadaanan ng kanyang puso. Sana nga Ash, maging okay ulit kami. Psst, enough crying. Alam kong kanina ka pa umiiyak. Hindi ko lamang mapigilan ang sarili ko. Okay, that's enough. Anito at niluwagan ang pagkakayakap sa dalaga. Inilayo nito si Mabel at inawakan sa magkabilang pisngi. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang dalawang hinlalaki nito. Ngumiti pa ito ng tipid. Everything will be alright, sweetheart. Enough crying, habang mataman itong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ngumiti si Mabel sa binata. Napapikit pa siya nang ayusin nito ang kanyang buhok na nahulog sa tapat ng kanyang mukha. Inipit yun ni Ashmon sa likod ng kanyang tenga. Pumapangit ka nao dahil sa pag-iyak mo, pabirong saad nito at tumawa. Napasimangot naman siya at nanulis ang muso. Kunwari ay napipiko na pinalo niya ito sa dibdib habang nakakulong pa rin sa mga palad nito ang kanyang mukha. Muling tumawa ng pagak si Asmund. Kidding? Anito. Maya-maya ay naging seryoso muli ang itsura nito habang titig na titig sa mga mata ni Mabel. You are beautiful, Mabel. Mahinang sambit nito, pagkuway na palunok ng laway, habang matamang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Natigilan naman siya. Bigla nang maaninag niya ang mga mata nito, ang kakaibang emosyon doon. Di niya mabasa kung ano yun. Basta ang alam niya lang, bigla siyang nakadama ng kakaibang tibok ng kanyang puso. Malalim pa rin ang titig ni Ashmund sa kanyang mga mata. Maya-maya umangat ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga kamay nitong nakahawak pa rin sa kanyang mukha. Tatanggalin na sana niya yun pero naramdaman niyang humigpit ng bahagya ang pagkakahawak nito sa kanya. Please don't, saad ni Ashmund. Ash, Mabel, anito at dahan-dahan na kumilos ang mukha palapit sa mukha ng dalaga. Kaagad na napahinto sa paglalakad niya si Hunter nang mula sa gilid ng pasilyo. Nakita nito roon si Mabel at Ashmund magkaharap na nakaupo sa bench. Hawak-hawak ng kanyang kaibigan ang mukha ng kanyang nobya. Nangunot noon nang makita ang dahan-dahan na lumalapit si Asmund kay Mabel. Tila naishalikan nito ang dalaga. Dahil sa tagpong nadatnan doon, biglang lumukob ang galit at selos sa puso ni Hunter. Naikuyom niya nang mariin ang mga palad niya. Habang nakatingin pa rin sa dalawa, ngunit sa halip na lapitan ang mga ito at kumprontahin, muling tumalikod ang binata at nagpupuyos ang galit na nilisan nitong muli ang hospital. Ashmund, bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ay biglang natauhan si Mabel at mabilis na naitulok sa dibdib ang binata. Nagulat na din naman ang binata dahil sa ginawa nito. I'm sorry, sabi nito at kagad na tumayo sa pwesto nito. Nagpakawala rin ito ng malalim ng paghinga habang hinahagod ang ulo at batok nito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Mabel sa binata. Ang kanyang puso ay mabilis pa rin ang tibok dahil sa muntikang mangyaring halik sa kanilang dalawa ni Asmund. Lihimbi siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I'm sorry, Mabel. Anya, okay lang. O Diyos ko, talaga ba, Mabel? Okay lang, yun talaga ang sinasabi mo kay Ashmund. Paninirmo ng kanyang isipan. I mean,
I'm sorry again, nadala lang ako anang Ashmore at tipid na humiti. Are you hungry? Do you want to eat? Maya-maya ay pag-iba nito ng tanong sa dalaga. Biglang tumunog ang kanilang sikmura na pahawak siya sa kanyang tiyan. Oo nga pala, hindi pa siya nakakakain simula kanina. Kung hindi pa siya tinanong ni Ashmore, baka tuloy na niyang nakalimutan kumain ng hapunan. Baka magkaroon pa siya ng ulcer dahil sa ginagawa niya ngayon. Do you want to come here with me? Kumain muna tayo sa labas. Hindi pa rin ako kumakain simula kanina. Saad pa nito. Tumango na lamang sila, siya at ngumiti. Ilibre mo? Let's go. Yun na lamang ang... At nagpatio nang naglakad na si Ashmore. Tumayo na rin sa pwesto niya si Mabel at sumunod sa binata. Kunot ang noo at nagtatakang inililibot ni Mabel ang kanyang paningin sa buong sala ng bahay ni Hunter. Kinabukasan, nang bumalik siya roon upang subukan muli kausapin ang nobyo. Mula sa nakabukas na main door ay dahan-dahan siyang naglakad papasok ng sala habang tinitingnan niya pa rin ang mga gamit doon na nagkalat sa sahig. Ang mga gamit at display doon na nabasag at nagkalat sa sahig ang bubog. Ah, anong nangyari dito? Tanong niya sa sarili. Ang mga sopa ay nakataob at nakatumba na sa sahig. Ang malaking center table na naroon ay nabasag at nagkapira-piraso. Ang malalaking base na naroon sa sulok ay natumba at nabasag din. Ang flat screen TV na nakadikit sa pader ay nabasag, parang natamaan ata yun ng kung ano mabigat na bagay. May mga bote rin ng alak ang nagkalat doon. Hindi niya na malaman kung ano nangyari doon at parang dinaanan ng bagyo. Diyos ko, napatuto pa siya sa kanyang bibig. What are you doing here? Bigla siyang napatingin sa itaas ng hagdan nang marinig niya ang malamig at baritoning boses ni Hunter. Wala sa sariling napalunok siya na kanyang laway nang makita niya ang itsura nito. Matanim ang titig sa kanya. Para bang anumang sandali ay mananakal ito sa kanya. Nag-uumpisang bumaba sa hagdan ang binata habang hindi man lang nito inaalis ang tingin sa dalaga. I said, what are you doing here? Galit na tanong nitong muli. Napakislot pa siya dahil sa takot na nararamdaman niya. He's not Hunter. Hindi ito ang Hunter na nakilala at minahal niya. Ibang-iba ito sa lalaking minahal niya. Habang tinititigan niya ito, bumababa sa mataas na hagdan. Ramdam niya ang takot sa kanyang puso. Parang gusto na niyang tumakbo palabas ng bahay dahil sa tsura nito ngayon. He's angry. Galit nga lamang ba ang naaninag niya sa tsura nito? Hunter? Sa wakas ay nasambit niya rin ang pangalan nito. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito sa pamamahay ko? Tiimbag ang natanong nito muli nang makababa na ito ng tuluyan. Saglit siyang lumunok ng kanyang daway. Gusto sana kitang makausap, Anya. Anong nangyari dito? Tanong niya na nag-iwas ng tingin. Ilang segundong tumitig si Hunter sa kanya. May distansya man sa pagitan nila, pero kitang-kita ni Mabel ang labis na galit sa mga mata nito. Hunter, gusto kitang makausap. We have nothing more to talk about. Go away and never come back here. I don't need you anymore, Mabel. Puno ng galit na saad nito. Pakiramdam ni Mabel, parang isang bombang sumabog sa pandinig niya ang mga katagang sinabi nito sa kanya sa mga sandaling yun. Tigagal siya at hindi siya makakilos sa kanyang pwesto. Ano raw? Go away and never come back again? I don't need you anymore? Nag-eko sa kanyang utak ang mga katagang yun. Parang pakinamdam niya rin may punyal ang pilit na binabaon sa kanyang puso. Nag-uumpisa ng manikip ang kanyang dibdib. Ang sulok ng kanyang mga mata ay nagiinit na naman. Hunter, biglang nagunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Please, pakinggan mo naman ako. Wala akong kasalanan sa iyo. Wala akong alam tungkol sa mga pinibintang mo sa akin kahapon. Please, maniwala ka naman. Kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod, ay pilit siyang humakbang palapit sa binata. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, pero tinabig lamang nito ang kanyang kamay. I said, go away. I don't want to see you anymore. Mabel, hindi ka ba marunong umakaintindi?
singhal nito sa dalaga. Umalis ka na at ayoko nang makita ka. Alis! Pero Hunter... Alis! Malakas na sigaw nito. Halos mabingi pa siya sa pagsigaw nito sa kanya. Ang kanyang puso ay sobrang lakas na ng kabog niyon. Nahihirapan na siyang huminga dahil sa paninikip niyon. Pero sa halip na sundin ang sinabi ng binata, muli niyang sinubukan na lapitan ito. Wag! Please, wag mong gawin to sa akin, Hunter. Mahal kita. Mahal na mahal kita, please. Paniwalaan mo naman ako. Wala akong kinalaman sa lahat ng mga sinasabi mo. Hagulhol na pagmamakaawa niya rito. Kahit ilang beses na siyang itunulak ng binata upang lumayo siya rito, bumabalik at bumabalik pa siya upang muling hawakan ito at magmakaawa. Lumuhod pa siya sa harapan nito habang tumatangis. Habang hilam ng luha ang kanyang mga mata at mukha. No, please! Parang awa mo na sa akin. Huwag mo naman saktan ang puso ko. Huwag mo naman gawin to sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Hunter. Alam mo yan. Umiiling lamang si Hunter. Pagkuhay muling tinanggal ang mga kamay niyang nakahawak sa palad nito. You don't love me, Mabel. Mariing saad nito. Nagtiim pa ito ng mga bagang habang matalim pa rin ang tingin sa dalaga. Napailing din siya ng sunod-sunod habang nanalabo pa rin ang mga mata dala sa kanyang mga maluha. Ang kirot sa kanyang puso ay mas lalo lamang tumitindi. Parang anumang sandali ay mawawalan siya ng malay doon. Dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa mga sandaling yon. Mahal kita! Alam mong mahal na mahal kita! Paulit-ulit na sambit niya habang nagpupumilit pa rin mahawakan ang binata. Muling napapailing si Hunter habang nakatiimbagan pa rin ito. Naikuyom din ito ang mariin ang mga kamao nang itulak ang dalaga at matumba ito sa marmol na sahig. Ngayon ako nagsisisi kung bakit hinayaan pa kitang makapasok sa buhay ko. Mas lalo siyang napaluha dahil sa masasakit na katagang muli niyang narinig mula sa bibig nito. O Diyos na mahabagin, kung isa lamang panaginip ang mga nangyayari ngayon, sana magising na siya dahil ayaw niya ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Everything about us is a mistake. Loving you is a mistake, Mabel. Umiiling-iling pa ito. Go away and never come back. Saad nito at tumalikod na. Naiwan siyang mag-isa at luhaan habang lugmok sa sahig. Her heart broke into pieces nang dahil sa matatalim at masasakit na mga salitang iniwan sa kanya ni Hunter bago ito tuluyang umalis at iwanan siya. Pinunasan ni Mabel ang mga luha na patuloy pa rin naglalanda sa kanyang pisngi nang masigurado niyang kaya na niyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa marmol na sahig ay dahan-dahan na siyang tumayo roon. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun sa ere. Ngunit kahit anong gawin niya, ay ganun pa rin ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Mabigat at naninikip pa rin yun. Ayaw na niyang umiyak dahil napapagod na siya at sobrang hapde na ng kanyang mga mata. Pero ano na naman ang magagawa niya kung kusay yung lumalabas sa kanyang mga mata? Hindi pa siya tapos, tumangis, hindi pa maubos-ubos ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Pinatuyo niya ang kanyang mga pisngi pero ilang segundo lamang ay nanubig na naman ang kanyang mga mata at rumaragasa na naman ang mga luha sa kanyang pisngi. Napatingin siya sa mataas na hagdan. Maya-maya ay nanghihina ang buong katawan na pumanik siya roon. Tinungo niya ang silid ng binata. Wala na siyang kukunin doon pero gusto lamang niyang pumanik doon sa huling pagkakataon. Gusto lamang niyang sulyapan ang silid kung saan panandali ang naging paraiso para sa kanila ni Hunter. Ang silid kung saan una at buong puso niyang binigay ang kanyang sarili sa binata. Ang silid na nakasaksi kung paano niya minahal ang lalaki ngayon ay galit ang nararamdaman para sa kanya. Nang marating niya ang tapat ng kwarto ay dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob niyon. Sumalubong kaagad sa kanya ang scent ng pabango nitong naging paborito na rin niyang singutin sa tuwing nakukulong siya sa mga bisig nito. Sa tuwing
Nakakulong ang kanyang mukha sa liig nito. Bahagya siyang napapikit ng mariin at bahagya na sinisinghot ang amoy niyon. She will miss that smell. Pagkamulat ng kanyang mamata ay may luha na namang. Nag-uunahan sa pagpatak doon. Nalalabo ang paningin na humakbang siya papasok at dahan-dahan na inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto. Bigla niyang naalala ang masasayang alaala na nangyari sa kanila ni Hunter sa silid na yun. Sa bawat sulok ng kwarto, nakikita niya ang kanyang sarili na masaya habang kasamang binata. Naririnig niya rin ang kanilang hagik-hik kapag naglalambing sa kanya si Hunter. Even her his voice, she could hear it there. Darling, him, I love you so much. Mahal din kita, Hunter ko. Mas lalo siyang napaluha. Maya-maya ay naglakad siyang palapit sa kama. Umupo siya sa gilid niyon at masuyong pinaglandas ang kanyang kamay sa ibabaw niyon. Muli siyang napahikbi. Nang dumako ang kanyang mga mata sa una ni Hunter ay kinuha niya yun. Matamang pinakatitigan yun. Pagkatapos ay niyapos niya ng mahigpit. Napahagulhol na siya nang mas lalo niyang maamoy ang pabango ng binata. Mahal na mahal kita, Hunter, sambit niya. Ang kirot sa kanyang puso ay mas lalo lamang tumitindi sa tuwing sasagi sa kanyang isipan ang mga katagang binitawan nito sa kanya. Mas lalo siyang nasasaktan kanina pa. Ayaw tanggapin ng kanyang puso ang mga yun. Go away and never come back. I don't want to see you anymore. Everything is about mistake to us. Loving you is a mistake. Mas lalo siyang napayakap na mahigpit sa una na yun at napahugulhol. Mahal kita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal, Hunter. Sana paniwalaan mo ako. Dahan-dahan siyang humiga sa pwesto ng binata na maluktot siya roon habang yakap-yakap pa rin ang una na yun. Hindi niya alam at hindi na niya namalayan kung gaano na siya katagal na nakahiga sa kama at umiiyak. Hindi nga rin niya namalayan na nakaidlip na pala siya roon basta lamang siyang naalimpungatan dahil sa panaginip niya. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong silid ngunit katahimikan lamang ang nakuha niya. Umupo siya sa gilid ng kama at saglit na inayos ang buhok niyang magluha sa kanyang pisngi at mga mata ay natuyo na lamang at ramdam din niyang labis na ang pamamaga ng mga mata niya ngayon. Maya-maya ay napatingin siya sa kanyang kamay. Napangiti siya ng mapait na makita roon ang singsing. Masuyo niyang hinaplos yun. Pagkatapos ay dahan-dahan na tinanggal doon. Kahit sobrang sakit para sa kanya na tanggalin yun, wala na siyang magawa. Ang binata na mismo ang nagtulak sa kanya na umalis siya at huwag nang babalik upang magpakita pa rito. Masakit man pero ano pa ang gagawin niya ngayon? Ipagpipilitan pa ba niya ang kanyang sarili sa taong ayaw na sa kanya at basta na lamang siyang itinapon ng ganun-ganun na lang? Inilapag niya yon sa ibabaw ng bedside table. Makaraan lamang ang ilang sandali ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto at wala nang lingon-lingon na naglakad siya palabas sa kwartong yun. Bumaba siya sa mataas na hagdan hanggang sa makarating niya ang main door. Pagkalabas niya roon ay ang malamig na simoy ng hangin ang kagad na sumalubong sa kanya. Maging ang malakas na buhos ng ulan, naglakad pa siya hanggang sa marating naman niya ang garahe. Mapait siyang napangiting muli at napatingala sa madilim na kalangitan. Nang maramdaman niya ang malamig na patak ng ulan na tumama sa kanyang mukha, napapikit siya. Dinadamayan nga ata siya ngayon ng panahon. Kung gaano kalungkot ang kanyang damdamin ngayon, ay ganun din kadilim ang kalangitan ngayon habang malakas na bumubuhos ang ulan. Oh God, what happened here, iho? Gulat na tanong ni Miranda. Nang pagkapasok nito sa main door ng bahay ni Hunter ay ang mga kalat pa rin sa sala ang nakita nito. O Diyos ko, sambit nitong muli at naglakad na papasok. Wala namang imik na naglakad na rin si Hunter papasok. Nagdiretso siya sa kusina upang kumuha ng alak. Nang bumalik siya sa sala ay nakita naman niya ang kanyang ina na dinadampot ang malalaking bubog na naroon. Hunter, iho, what happened here? Leave it there, Miranda. Lip ay saad niya at pumanhik na sa hagdan. Hunter, ano ba talagang problema mo? Tanong nito. Hindi na rin nito napigilan ang sarili na bahagyang magtaas ng boses.
Kanina pa kasi nito napapansin na wala sa sarili ang anak nito. Nagtungo ang binata sa hotel kaninang umaga, tapos nagkulong sa penthouse. Kanina pa rin nagtatanong si Miranda kung okay lang ba ito, pero hindi naman sumagot ang binata. "Where is Mabel?" Biglang napahinto sa pagpanhik niya si Hunter. Tiimbagang na bumuntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos ay pumihit upang tingnan ang kanyang ina na nasa ibaba ng hagdan. Nangunot naman ang noo ni Miranda nang makita nito ang pagbabago ng tsura ng binata. "Nag-away ba kayo ni Mabel? Where is she?" "I don't want to hear that name anymore, Miranda." Mariing saad nito sa kanyang ina. Mas lalong nangunot ang noo ni Miranda. Dahil sa sinabi ng binata, nagkaroon ito ng ideya na hindi nga okay ang binata, pati ang nobya nito. Muling tumalikod si Hunter at ipinagpatuloy ang pagpanhik. "Hunter, ano ba ang nangyayari, anak? Bakit kayo nag-away ni Mabel?" Tanong pa nito. Pero hindi naman nakinig si Hunter sa kanyang ina. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagpanhik hanggang sa makarating niya ang kanyang silid. Pabalibag na niyang isinarado ang pinto niyon pagkuha ay naglakad malapit sa kanyang kama. Pabagsak siyang umupo sa paanan niyon at tumungga sa bote ng alak na hawak-hawak niya. Nakatiim ang mga bagang niya nang matalim siyang tumitig sa kawalan. He is hurting now because of his situation with Mabel. He could feel the pain in his heart because of the anger he was feeling right now. Mahal na mahal niya si Mabel, pero bakit nagawa niya itong saktan at palayuin sa kanya? Oh, kasi nagagalit siya rito dahil sa ginawa nitong panluloko lamang sa kanya. Nagagalit at nasasaktan siya ngayon dahil sa tagpong nakita niya kagabi habang kasama ni Mabel si Osmond. They were kissing at yun ay dahilan kung bakit labis siyang nagalit at nasaktan kanina nang puntan siya ng dalaga sa kanyang bahay. He was about to talk to her last night. Gusto na niya itong kausapin tungkol sa mga nangyari sa kanila noong isang araw. Pero nang dahil sa nakita niya kagabi sa ospital, biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatulala pa siya sa kawalan. Naikuyom niya rin ang kanyang kamao. Nagagalit siya ngayon sa kaibigan niya si Osmond. He really wanted to hurt him dahil sa panggagago rin ito sa kanya. Pero hindi naman niya ito kayang saktan ang matalik niyang kaibigan. "Ah!" Sigaw niya ng malakas at ibinato ang hawak na bote. Tumama yun sa pader. Nagkalat sa sahig ang nabasag na bote. Kung hindi niya yun gagawin ngayon, sigurado siyang sasabog ang kanyang dibdib dahil sa galit at sakit na ikinikimkim niya ngayon. "Why did you do this to me, Mabel?" Yumagbog ang mga balikat niya dahil sa hagulhol na pinipigilan niyang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinukod niya sa kanyang mahita ang magkabila niyang siko habang nasa mukha niya ang kanyang mga palad. Hilam ang luha, ang kanyang mga pisngi. "Why did you do this to me?" Ang paulit-ulit na tanong niya habang iniinda ang kirot sa kanyang puso. Ang buong akala niya ay masakit na ang nararamdaman niya nung malaman niyang kasal na si Tinay at may mahal na itong iba. Pero ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon pala ay wala nang katumbas. Sobrang sakit ng pakiramdam niya at gusto niya na lamang tapusin ang kanyang buhay. He can't live without Mabel by his side. Pero hindi niya matanggap ang lahat ng mga nangyari sa kanila. "Hunter!" Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Miranda sa labas ng kwarto ng anak. "Hunter, anak! Please open the door!" Anito. "Okay ka lang ba? I heard something from inside, anak." Ngunit hindi naman yung pinansin ni Hunter. Sa halip ay tumayo lamang siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit sa bedside table upang patayin ang kanyang cellphone na kanina pa rin panay ng tunog nang mai-off niya ang aparato at mailapag yon. Nakita niya ang picture frame na nasa isang tabi ng bedside table. Larawan yun nila ni Mabel sa bawat ngiti nila sa picture na yon. Kitang-kita niya roon ang kaligayahan nilang dalawa. Ang saya nilang tingnan pareho. Lumuluha pa rin kinuha niya yon upang matitigan ng maayos. Banayad pa niyang hinaplos ang mukha ng dalaga pagkuway na pangiti ng mapait. Napaupo siyang muli sa gilid ng kama habang hindi pa rin
maialis ang paningin sa mukha ng dalaga. Maya-maya ay naagaw ang kanyang pansin at nangunot ang kanyang noo nang mapatingin siyang muli sa ibabaw ng bedside table. Nakita niya roon ang singsing na ibinigay niya sa dalaga. Kinuha yon at pinakatitigan. Mas lalo siyang nasaktan dahil doon muling rumagasa ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay mariing ikinulong sa kanyang palad ang singsing. Ah! Muling sigaw niya ng malakas at ibinato ang picture frame na hawak niya. Nabasag yun. Tumayo siya sa kanyang pwesto at malakas na tinabig ang mga gamit na naroon sa ibabaw ng bedside table. Ah! Napuno ng malakas na sigaw at hagulhol ang kanyang silid. Nang makalapit siya sa closet, ay pinagsusuntok niya yun hanggang sa dumugo ang likod ng kanyang kamay. Mabel! Humahagulhol na sigaw niya sa pangalan ng dalaga. Why did you hurt me? Tanong niya at nanghihina. Dahan-dahan na napaluhod sa gilid ng closet. Why? Why did you do this to me? Para siyang kandila na unti-unting nauupo sa mga sandaling yun, ang kirot sa kanyang puso ay hindi niya kayang indain. Sumandal siya sa gilid ng closet habang mariin pa rin na ikuyom ang isang palad niya. Naroon pa rin ang singsing. Oh, Diyos ko! Si Josephine nang makapasok ito sa loob ng silid ng binata. Kasunod din ito si Miranda at ang asawang si Arthur. Hunter, anak! Puno ng pag-aalala at nagmamadali itong lumapit sa anak. Why? What happened, anak? Parang gusto na rin itong maiyak dahil sa nakikitang itsura ng binata. Lumuhod ito sa tabi ng anak at hinawakan sa balikat. Ma'am! Umiiling na saad ni Hunter habang hilam pa rin ang luha ang mga mata at pisngi nito. She didn't love me. Paulit-ulit na sambit niya. Pagkuhay, mabilis na yumakap sa kanyang ina. She didn't love me. Oh, my Hunter. Si Miranda man ay hindi na rin napigilan ang sarili na maiyak habang nakikitang lumuluha at nasasaktan ang kanyang sariling anak. Niloko lang ako ni Mabel. Humahagulhol pa rin nagsusumbong niya siya sa kanyang ina. Shh, no, it's not true, iho. Mabel, love you so much. Anito habang banayad na humahaplos ang palad sa likod ng anak upang pakalmahin ito. No, ma'am. She doesn't love me. Oh, poor Hunter. Yun na lamang ang nasambit ni Josephine at hinigpitan ang pagkakayakap sa anak. Mararamdaman lamang nito na hindi ito nag-iisa ngayon. Anong nangyari sa lakad nyo? Tanong ni Josephine kay Arthur at Miranda nang dumating ang dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arthur. Pagkuway, ipinulupot ang braso sa bewang ng asawa at humalik sa pisngi nito. I'm sorry, honey. Tanging nasambit nito. Kunot ang noo na napatitig naman si Josephine sa asawa. Pagkuway kay Miranda rin. Malungkot na nagkibit naman ang balikat ang huli. Wala raw alam ang mga kapitbahay nila kung saan nagpunta ang mag-iina. Saad nito. Tatlong araw nang nagpabalik-balik sa tirahan ni Mabel, si Arthur at Miranda para sana kausapin ang dalaga tungkol kay Hunter. Pero iisa lamang ang laging nakukuhang sagot ng dalawa. Hindi alam ng mga kapitbahay kung saan nagpunta si Mabel kasama ang nanay at mga kapatid dito. Ayon kay Aling Lita, na nanay ng matalik na kaibigan ni Mabel na si Emeros, wala raw may nakakaalam kung anong dahilan ng biglang pag-alis ng pamilya. Wala rin daw itong alam kung saan nagtungo ang mga ito. Basta ng isang araw, pagkalabas daw ng kapatid ni Mabel sa ospital, kinagabihan ay kaagad na umalis ang mga ito. Wala man lang paalam. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Josephine sa Eri. Pagkuhay, napayakap sa asawa. Honey, anong gagawin natin ngayon? Kawawa naman ang anak natin. We need to find Mabel. Humaplos ang palad ni Arthur sa likod ng asawa upang pakalmahin ito. Don't worry, I'll do everything para lang mahanap natin si Mabel. Everything will be alright. Diyos ko, bakit ba kasi nangyari ang lahat ng to? Tanong ni Miranda. This is all my fault, anang Josephine. Wala kang kasalanan, asawa ko, saad naman ni Arthur. Maya-maya'y nakarinig ng malakas na sigaw ang mga ito na manggagaling sa ikalawang palapag ng bahay. Si Hunter, sambit ni Josephine. Nagmamadali pa itong bumitaw sa asawa at pumanhik sa hagdan. Sumunod din ito ang dalawa. Hunter, anak!
Nag-aala lang pumasok si Josephine sa silid ng binata. Natutulog si Hunter sa kama nito. Nang umupo si Josephine sa tabi ng anak, ay kitang-kita nito ang tumatagaktak na pawis ng binata. He was dreaming habang nagdidelirio, sobrang taas ng lagnat ito. Oh, Diyos ko! Saglit na kumuha ito ng tawil at maligamgam na tubig, nagmamadaling muling lumabas ng silid si Miranda. What is this? Galit na tanong ni Hunter kay Mimi habang nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang mesa. Matalim din ang titig niya habang hawak-hawak ang folder na iniabot sa kanya ng dalaga. Nag-aalangan naman, nag-angat ng mukha si Mimi upang tingnan ang binata. Yan po ang report sa pinagawa niyo po sa akin, sir, para po sa presentation mamayang hatanghali. Nauutal at kinakabang saad ng dalaga. Report? You call this report? Tiim bagang natanong niya habang hindi pa rin nagbabago ang itsura. Neither one, I do not understand what is written here, Mimi. Itinapon niya sa ibabaw ng kanyang lamesa ang hawak na folder. Nagulat pa ang dalaga dahil sa ginawa niyang yun. Napakislot ito at muling nagbaba ng tingin. Sorry po, sir. Ulitin ko na lang po. Kung gagawin niyo ang maayos ang trabaho niyo, mas maganda. Hindi yung puro na lang pasensya ang maririnig ko mula sa inyo. Galit pa rin saad niya pagkuway, namewang at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ilang taon mo na bang ginagawa ang trabaho mong ito, Mimi? Pero hanggang ngayon, palpak ka pa rin. Biglang naramdaman ni Mimi ang pag-iinit ng sulok ng mga mata nito. Dahil sa mga sinabi ng binata, hindi ito ang unang beses na nakatanggap ang dalaga ng masasakit na salita mula kay Hunter. At hindi rin lamang ito ang nag-iisang empleyado roon ang nakakatanggap ng masasakit na salita, maging ang ibang kasama nila roon. It's been 6 years at sa loob ng 6 taong yon ay sobrang laki ng ipinagbago ng binata. Hindi na itong Hunter na nakilala ng mga empleyado nito noon na kahit may pagkamasungit pero mabait naman. Pero simula ng araw na mawala si Mabel at hindi na pumasok sa trabaho nitong dalaga, lahat ay biglang nagbago. Pinakauna na roon ang binata. Mabilis na kinagat ni Mimi ang pangilalim nitong labi upang pigilan ang pagluha. Bago pa man tuluyang maiyak sa harapan ng binata, ay mabilis nitong dinampot ang folder. Ulitin ko na lang po ulit, sir, ito. Anito. Nunid, ako na ang gagawa niyan. Baka mamaya ay palpak na naman ang gagawin mo. Saad niya at naglakad palapit sa lalagyan ng alak. Binuksan niya ang isang bote na naroon at nagsali ng isang rock glass. Si Mimi naman ay kagad na rin lumabas sa opisina niya. Oh, anong nangyari? Tanong ni Jubel. Si Risa at ang ibang mga kasama nila sa trabaho ay naroon din at tila nag-abang sa paglabas ng dalaga mula sa opisina ng kanilang boss. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mimi sa ere. Pagkatapos ay doon ay nito hinayaan na tumulo ang kanyang mga luha. Nagalit naman siya. Anang Mimi at tila nanghihina ang mga tuhod na napaupo sa pwesto nito. Malungkot na napailing na naman si Risa nang maglakad ito palapit sa kaibigan upang patahanin ito. Hayaan na natin si Sir Hunter, babe. Alam naman natin kung anong pinagdadaanan niya simula nitong mga nakaraang taon hanggang ngayon. Anito. Naiintindihan ko naman siya, Risa, dahil sa pagkawala ni Mabel, kaya siya nasasaktan ng ganyan. Pero hindi ko lang kasi mapigilan sarili ko na maiyak kapag may sasabihin sa akin si Sir na masasakit na nakakasakit sa damdamin ko. Maluha-luha pa rin sa hadi Mimi. Pinunasan nito ang mga luhang naglanda sa pisngi nito. Kahit 6 taon na ang nakalipas, hindi pa rin ako sanay na ganyan ang ugali ni Sir Hunter sa atin. Dagdag pa nito. Grabe ano, kahit ako hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari noon. Hindi man lang natin alam kung anong dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Mabel noon. Parang biglang nangyari ang lahat. Saad naman ni Jubel na mababakas pa sa mukha nito ang lungkot. Lungkot dahil sa biglang pagkawala ni Mabel, 6 taon ang nakakalipas. Lungkot dahil nakikita nila ang hirap, lungkot at sakit na pinagdadaanan ng kanilang boss simula ng unang araw na pumasok ito sa trabaho at hindi nakasama si Mabel. Ang dating masayahing Hunter ay biglang nawala kasabay ng pagkawala ni Mabel.
Oo nga eh, pagsang-ayon naman ni Risa. Nasaan na kaya ngayon si Mabel? Wala man lang tayong balita sa kanya. Sana isang araw bumalik siya rito para naman maging okay na ulit si Sir Hunter. Alam ko kasing siya lang ang magiging dahilan upang muling bumalik sa dati ang lahat para bumalik sa dati si Sir Hunter, Mimi. Oo nga eh, agree ako riyan, babe. Kaya nga nagdadasal din ako na sana isang araw bumalik siya rito. Kawawa naman kasi si Sir eh. Nako, kailan kaya mawawala ang babaeng yun? Dito para naman hindi na masirang araw ko lagi. Anang Jubel ng mula sa dulo ng pasilyo ay nakita nito ang babaeng paparating. Automatikong napaismi din si Risa at Mimi na makita ng mga ito si Jess na nakikangiting naglalakad. Hi girls! Malapad ang ngiting bati ni Jess sa tatlong babae na ang makalapit na ito. Mga nakasimangot na naman kayo dyan. Nang uuyam pa ang ngiti nito. Para namang hindi pa rin kayo sanay sa araw-araw nyo akong nakikita no. Halos sabay-sabang nagpakawala ng malalim na paghinga sina Jubel at Risa pagkuway tumalikod at bumalik sa mga pwesto nito. Balik na tayo sa trabaho natin kaysa naman tuluyang masira ang araw natin dahil sa desperadang yan, Anang Jubel. Hindi man lang ito nag-atubiling iparinig kay Jess ang mga katagang yun. Mabilis na nawala ang ngiti sa mga labi ni Jess at lumipad sa ere ang isang kilay nito. What did you say? Jubel, mataray na tanong pa nito. What's your word, honey? Hindi mo pa ako rin ako kilala. Kinakalaban mo ko. Bakit? Hindi ba't desperada ka naman talaga? Nagtaas ito ng boses nang muling lingunin si Jess. Ang ibang mga empleyado ron na bumalik na sa mga pwesto nito ay muling naagaw ang atensyon sa dalawa na natuon ang paningin. Nang dahil sa'yo nawala si Mabel dito, nang dahil sa'yo nagkahiwalay sila ni Sir Hunter, tapos ang lakas pa ng loob mo na bumalik-balik dito para landiin si Sir. Sa halip na mainsulto si Jess dahil sa mga sinabi ni Jubel, bigla na naman itong natawa ng pagak. At least ako ang nanalo sa dulo. Anito, eh si Mabel, where is she now? Hindi ba't hindi na nagpakita rito kahit ang anino niya? Tumawa na naman ito ng nakakaloko. Pigilan niyo ako at masasapak ko na ang babaeng ito. Sad naman ni Risa na matalim ang tingin kay Jess habang nakatayo sa tabi ng lamesa nito. Nagtiim ito ng mga bagang at ikinuyom ang mga kamao. Walang pipigil sa iyo, Riz. Gawin mo ang gusto mong gawin sa desperadang babae na yan. Saad naman ni Mimi na masama na rin ang tingin kay Jess. Okay, yun lang at sinabi ni Risa ay bigla nitong nilapitan si Jess. Walang ano-ano'y bigla nitong sinabunutan ang dalaga. Hindi naman nagpatalo si Jess. Gumante rin ito ng sabunot kay Risa. Walang hiya ka talaga. Akala mo lahat ng tao rito ay gusto ka? Pwes, hindi kami. Nanggigigil na hinila ni Risa ang buhok nito. Ah! Sigaw naman ni Jess dahil sa sakit na nararamdaman nito. Nang ang extension ng buhok nito ang mahawakan ni Risa. Ouch! Get off me, bitch! Binitawan nito ang buhok ni Risa at salip ay ang kamay ng babae ang hinawakan nito upang pigilan sa pagsabunot sa extension nito. Ang taray-taray mo tapos ngayon wala ka palang sinabi sa akin. Itinulak ni Risa si Jess kaya natumba ang dalaga sa marmol na sahig. Mabilis naman itong pinaibabawa ng dalaga at sampal sa bunot ang muling ginawa nito. Hindi na nakapalag si Jess, si Mimi at Jubel naman ay walang ibang ginawa kundi ang umupo sa pwesto ng mga ito at panoorin ang dalawa. Ang ibang mga empleyado naman doon ay nakinood na rin. Tila wala ni isa na gustong tumulong o umawat sa mga nangyayari doon. What is happening here? Biglang natigil ang ingay doon nang dumagundong ang malakas na boses ni Hunter mula sa pintuan ng opisina nito. Mabilis na nagsibalikan sa trabaho ang mga ito. Maliban kay Mimi, Jubel at si Risa na nasa ibabaw pa rin ni Jess. Hunter, kunyari ay naiyak na sabi ni Jess habang nakahiga pa rin ito sa sahig. Hunter, please help me. Sinaktan nila ako. Nagpapaawang saad pa nito sa binata. Biglang nagtiimbagang si Hunter at naglakad palapit sa kinaroroonan ni Jess at Risa. Kaagad naman, umalis si Risa sa ibabaw ni Jess at inayos ang sarili nito. Ang buhok nitong nagulo dahil sa pananabunot ni Jess kanina. Sorry po sir sa gulo. Mabilis na paghingi nito ng paumanhin sa binata. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Hunter kay Risa pagkatapos ay kay Jess naman. Biglang naluha ang dalaga.
na nakahiga pa rin sa sahig. Hunter, they hurt me. Nagpapaawa pa rin saan nito sa binata. Mimi, Jubel, Riza, in my office. Saan ni Hunter at tumalikod sa halip na tulungan si Jess ay hinayaan lamang nito ang babae na nakahiga sa sahig. See, kahit anong gawin mong paglalandi kay Sir Hunter, hindi ka pa rin mananalo. Anang Jubel at nginitian ang nakakalokong si Jess bago ito naglakad upang tunguhin ang opisina ng binata. Akala mo siguro tutulungan ka ni Sir Hunter, ano? Tanong naman ni Mimi at ngumiti rin ang nakakalok. You're a loser, Miss Galia. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na dahil kahit wala na si Mabel sa tabi ni Sir Hunter, hindi ka pa rin niya pipiliin. Sigunda naman ni Risa saka tumalikod at sumunod sa dalawang kaibigan na napatungo sa opisina ni Sir Hunter. Matalim na tingin ang nanggagaliting sinundan na lamang ni Jess ang tingin ng tatlong babae. Maya-maya ay naiinis na tumayo ito. Mula sa pagkakahiga sa sahig, ang buong akala pa man din nito kanina ay tutulungan ito ni Hunter, pero hindi naman pala. Just wait and see. Magiging akin ka rin, Hunter. Saad nito sa sarili. Muli itong nagpakawala ng malalim ng buntong hininga at inayos ang nagulo nitong buhok at damit. What? Gusto niyo kayo rin ang pag... Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Gusto niyo kayo rin ang pagsasabunutan ko? Mataray at pagalit na tanong nito sa mga babaeng nakangiting nakatingin dito. Go back to your work, mga chismosa. Nagbulong-bulungan pa ang mga babae bago bumalik sa mga trabaho nito. Si Hunter, tanong ni Joda sa bartender nito nang makalapit ito sa counter. Kararating lamang nito sa bar at kagad na hinanap ang kaibigan. Nasa VIP room po, senyorito. Okay, thank you. Si Hunter, tanong ni Judas sa bartender nito nang makalapit ito sa counter. Kararating lamang nito sa bar at kagad na hinanap ang kaibigan. Nasa VIP room po, senyorito. Okay, thank you. Anito at kagad na naglakad upang tunguhin ang VIP room. Pagkarating nito roon ay walang paalam na pinihit agad nito ang doorknob at pumasok dun. Hey, nang makita ang kaibigan na nakaupo sa mahabang supa habang may hawak-hawak na rock glass at halos paubos na ang laman niyon. Kunot ang noo na tinapunan naman ang tingin ni Hunter ang kaibigan na bagong dating lamang. I thought you were home, muling saad nito at naglakad palapit kay Hunter. Are you okay, bro? Yeah, tipid na sagot niya. Napailing naman si Jodas. He knew Hunter is not okay. Oh God, kailan ba siya naging okay simula nang umalis si Mabel 6 years ago at hindi na niya nakita kung saan niya hahanapin. Alam niya na sa sarili niya na kahit kailan hindi siya naging okay at hindi na siya magiging okay hanggat hindi niya ito makikita pang muli habang buhay. Tumawag sa akin si Arthur nang makaupo na si Judas sa kabilang supa. I just want to relax. I know, anito at seryosong pinakatitigan ang binata. Alam ni Judas kung anong hirap ang pinagdadaanan ni Hunter sa loob ng 6 na taon at naiintindihan nito ang nararamdaman ni Hunter. Why not? E pareho silang lalaki at labis na nagmamahal sa mga asawa nila. Hindi man sila nagkahiwalay ni Mariano ng ganun katagal, pero alam ni Judas ang pakiramdam na wala sa tabi nito ang babaeng pinakamamahal nito. Wala sa tabi nito ang asawa sa oras na kailangan nitong babae. I'll drive you home if you want. Maya-maya ay saad ni Judas kay Hunter. No need, bro. I can drive myself. Are you sure? Tipid siyang tumango bilang sagot. Okay, anito. At tumayo muli sa pwesto nito. Sinigurado ko lang na okay ka and it's already late. Kailangan ko na rin umuwi. Kung hindi mo na kayang mag-drive pa uwi mamaya, utusan mo na lang ang mga tauhan ko riyan sa labas, okay? Thanks, bro. Yun lamang ang sinabi ni Hunter pagkuway inangat ang kamay na may hawak na rock glass. Banayad
pang nagpakawala ng malalim na paghinga si Judas bago ito tuluyang tumalikod at nilisan ang VIP room na yon. Naiwan na mag-isa roon si Hunter habang nakatulala lamang siya sa kawalan. Sa loob ng 6 na taon, ito na ang naging routine niya gabi-gabi pagkatapos ng buong araw niyang pagkukulong sa kanyang opisina, pagkatapos niyang iburo ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, sa halip na dumiretso ng uwi sa kanyang bahay ay lagi siyang dumaraan sa bar ni Judas. Doon niya ay ginugugol ang natitira niyang oras. Well, ayaw niya lang umuwi ng maaga sa kanyang bahay. Ano naman kasi ang kanyang gagawin doon? Buong magdamag, natutunganga habang iniisip kung nasan si Mabel, kung saan ito nagtungo at hindi niya ito mahanap-hanap ng ganun na katagal. He only misses Mabel when he is at home. Para malibang niya ang kanyang puso at isipan, ay nilulunod niya na lamang sa alak ang kanyang sarili. Sa ganoong paraan, kahit papano, ay panandalian niyang nakakalimutan ang dalaga maging ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. It's been 6 years, but the pain in his heart was still the same. It's still the same on the first day he found out that Mabel was gone. Tinutuong nga ng dalaga ang sinabi niyang umalis ito at huwag nang babalik pang muli, pero masisisi ba niya ang kanyang sarili kung bakit niya nasabi ang mga katagang yun noon? Nabalot lamang siya ng galit at selos sa mga panahong yun, kaya nagawa niyang saktan ang pinakamamahal niyang babae. But when he found out the truth that Mabel was innocent, labis ang kanyang pagsisisi. Ngunit para saan pa ang pagsisising yun kung hindi na niya makita ang babaeng pinakamamahal niya? Kung saan sana niya ito hinanap? But she's nowhere to be found. Walang kasalanan si Mabel. Kaya huwag mo siyang sisihin kung bakit ka nagkakaganyan ngayon, Hunter. Galit na saad ni Asmon nang kumpruntahin ito ni Hunter tungkol sa paghalik nito sa kanyang nobya. No, it's her fault. And it's your fault, bulyaw niya sa kaibigan. Sinasamantala mo rin na hindi kami ni Mabel, right? Nangunot naman bigla ang noo ni Asmon habang seryoso itong nakatitig kay Hunter. What are you talking, bro? Ngayon magkukunwari kang wala kang kasalanan sa akin? Wow, ang galing. Patuyang saad niya at itinulak sa dibdib ang kaibigan. You kiss her, Asmon. I saw you. You kiss her. Galit na saad niyang muli habang nagtitimpi pa rin sa sarili na huwag masaktan ang kaibigan. Umiling naman si Asmon. I didn't kiss her. I never kiss Mabel. Come on, Ash. Huwag na tayong maglokohan dito. I saw with my own 2 eyes that you kiss her. At yun ang nakakagago para sa akin. Anya sa kaibigan. Kaibigan kita, Ashmon. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Gagaguhin mo ako? Puno ng galit na saad niya. I'm not lying. I swear to God that I didn't kiss her. Inaamin kong na-tempt akong gawin yun. But I didn't do it. Tumawa lamang ng pagak si Hunter at napahilamos sa kanyang mukha. Pagkatapos ay napailing-iling nagparoot pa rito ang kanyang lakad sa loob ng kanyang opisina habang sunod-sunod pa rin ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil kung hindi siya kakalma malamang sa anumang oras ay mabubugbog niya si Asmon dahil sa ginawa nito sa kanyang nobya. Kaya mo ba sinaktan ng sobrang puso ni Mabel nang dahil sa akin? Because you think we kiss? Tanong ni Asmon habang seryoso pa itong nakatingin kay Hunter. Nagkakamali ka, Hunter, at wala rin kinalaman si Mabel tungkol sa agreement at marriage certificate na yun. If you listen to her explanation, hindi sana siya mawawala sa'yo ngayon. Kaya huwag mo siyang sisihin kung bakit ka nasasaktan ngayon. It's all your fault. Dahil napakatigas mo, akala mo ikaw lang ang nasasaktan dahil sa mga nangyari sa inyo. Pero ang totoo, si Mabel ang sobrang kawawa sa inyong dalawa. Hindi ikaw, Hunter. Galit na bulyaw ni Asmon. Hindi na nito napigilan ang sarili. Si Hunter naman ay tila biglang natauhan dahil sa mga sinabi ni Asmon. Yeah, he's right. Kung sana pinakinggan niya lamang ang paliwanag ni Mabel at hindi niya inuna ang kanyang sigalit sa puso, sana hindi mawawala ang dalaga. Sana hindi ito alis gaya ng sinabi niyang umalis ito at huwag nang babalik pa. It's all your fault, Hunter.
Huwag mong isisi kay lahat kay Mabel dahil kung tutuusin, si Mabel ang labis na kawawa at nasaktan sa inyong dalawa. She didn't do anything to you. Mabel was innocent. Yun ang huling mga kataga na binitawan ni Ashmon bago ito lumabas sa opisina niya. Hunter, anak, I'm sorry. Anang Josephine sa anak nang makita nito ang binata. Nalasing na naman. Marami na namang kalat sa loob ng kwarto niya. Naghalo-halo ang mga gamit na nabasag, maging ang mga bote ng alak, ibinato niya sa pader. Nakatulala lamang siya sa kalawalan. Maluha-luha namang naglakad si Josephine palapit sa anak. Mababakas pa rin sa mukha nito ang labis na pagkaawa para sa sitwasyon pinagdadaanan ng kanyang anak ngayon. I'm really sorry, anak. Muling sad nito at dahan-dahan na umupo sa tabi ng binata. This is all my fault. Walang kasalanan si Mabel. Nalalabo man ang paningin dahil hilam pa rin ang luha. Ang kanyang mga mata, binalingan niyang tingin ang kanyang ina. Malungkot na tumitig sa kanya si Josephine. Maya-maya ay kinuha nito ang kanyang isang kamay. Ikinulong yun sa mga palad nito. It's all my fault, anak. The marriage certificate. Ako ang may gawa niyon. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter dahil sa sinabi ng kanyang ina. What is she talking about? About the marriage certificate? Ito ang may gawa niyon? Hindi niya inaasahan na sasabihin yun sa kanya ng kanyang mami Josephine. What are you talking, ma'am? Nagugulo ang tanong niya. Saglit na tumango si Josephine at pinunasan ang luhang namalisbis sa mga pisngi nito. I'm sorry. It was my fault, anak. I thought that it would help you forget about Tinay. Kaya ginawa ko yon. You did a marriage certificate? Tanong niyang muli. Hindi lamang siya makapaniwala dahil sa mga nalaman niya ngayon. All this time, hinahanap niya ang taong may kagagawa ng marriage certificate na yon. Pero ang ina niya lang pala ang salarin at ang galing pa nitong umarte sa harapan niya, sa harapan nila ni Mabel. Kunwari ay wala itong alam na hindi sila totoong mag-asawa ni Mabel, pero ang totoo, ito pala talaga ang punot dulo ng lahat. Nagmukha tuloy silang tanga sa pagpapanggap, samantalang alam naman pala nito ang totoo. It was my idea, son. Kinausap ko lang ang daddy mo, pati ang nanay Miranda mo at si Ashmon. They all know too. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang mga taong nasa paligid nila na masayang-masaya sa peking relasyon nila ni Mabel ay siya rin palang may kagagawa ng lahat. Hindi niya tuloy malaman kung anong dapat niyang maging reaksyon o mararamdaman ngayon. Hindi niya malaman kung anong sasabihin niya ngayon sa kanyang ina. Nagmukha lamang silang tanga ni Mabel habang umaarte sa harapan ng mga ito. I'm sorry, anak. Ginawa ko lang naman yun para tuluyan kang makalimot kay Tinay. Para maging masaya ka na. Pagpapaliwanag pa ni Josephine sa anak. When Ashmon sees Mabel at Judas Bar, tinawagan ako ng kaibigan mo. He told me na nakahanap na siya ng babaeng pwede na naming i-fair sa'yo. And after that, pinaimbestigan ko na agad ang buhay ni Mabel dahil nakapasa naman siya sa akin. And I like her kasi mabuti siyang tao. Although na hindi ko pa siya nakikita ng personal, bumase lamang ako sa mga information na ibinigay sa akin ng tauhan ng daddy mo. Pero hindi ako nag-hesitate na gawin ang mga plano ko. Pinagawa ko ang marriage certificate na yon sa judge na kaibigan ng daddy mo. Madali na lamang para sa akin na kunin ang signature niyong dalawa ni Mabel para maging valid ang papel na yon. At hindi naman ako nagkamali sa pagpili ko kay Mabel para sa'yo. She's beautiful inside and out. Napakabuti niyang bata, anak. Kaya nga sobrang saya ko nang malaman ko, you fell in love with her. You fell in love with each other. Sa wakas, ay naging totoo rin ang mga plano ko para sa inyo. Saglit na huminto sa pagkukwento si Josephine. Pinakatitigan ito nang mataman ang mga mata ng anak. Pero labis din akong nasaktan nang masira ang masayang relasyon ni Mabel. Ako rin ang labis na nasaktan at nanghihinayang dahil sa mga nangyari ngayon sa inyo. Nakatitig lamang din si Hunter sa kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa mga sandaling yun.
He's so speechless. Right now, wala siyang masabi. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin ngayong nalaman na niya ang totoo na ang mga magulang niya pala ang may pakana ng lahat. Halo-halo ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. Natutuwa siya dahil sa nalaman niyang plano ng kanyang mga magulang para sa kanila ni Mabel. Dahil oo nga, hindi nagkamali ang kanyang ina sa pagpili nito sa dalaga para sa kanya. Pero nalulungkot din siya ngayon dahil wala na sa tabi niya si Mabel. Saan na lamang niya hahanapin ang dalaga para humingi ng patawa dito? Iilang araw nang ipinapahanap ng kanyang mga magulang ang dalaga. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan ang kanyang nobya. Kung nasaan ito nagpunta kasama ang pamilya nito. I'm really sorry, anak, but don't worry. I'll do everything para mahanap siya, para maibalik sa iyo si Mabel. I know how much you love Mabel at hindi ko kayang makita na nasasaktan ka ngayon dahil sa babaeng mahal mo. Muli na lamang napaluha si Hunter matapos ikwento sa kanya ng kanyang ina ang lahat. And about the contract agreement, wala akong alam kung sino may gawa niyon, but I'm sure na wala rin kinalaman doon si Mabel. But don't worry, ipapahanap ko kung sino ang Christina Garcia na yan para malaman natin ang totoo kung bakit gusto niyang sirain kayo ni Mabel. Saad pa nito sa anak. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hunter, pagkuhay dinala sa tapat ng bibig nito ang basong hawak-hawak. Iniisang lagok nito ang natitirang laman yon. 6 years pero hanggang ngayon lagi niya pa rin naaalala ang mga pag-uusap nila ng kanyang mami noong gabing yun, nang gabing nalaman niyang wala ngang kasalanan si Mabel, that it was his fault kung bakit nawala sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Walang ibang pwedeng sisihin kung bakit nawala sa kanya si Mabel, kundi ang kanyang sarili lamang. Masyado siyang nagpadala sa kanyang galit at selos noon kung sana nga pinakinggan niya si Mabel nang paulit-ulit itong nagpapaliwanag sa kanya na wala itong kasalanan. Sana hindi nawala sa kanya ang dalaga. Sanang masaya siya ngayon nakasama ito. Na-imagine niya ang kanyang buhay sa nakalipas na 6 na taon habang kasama si Mabel. Masaya siya kasama ang kanyang asawa. And oh, he could imagine their 2 little cute angels playing and running in the yard of their house while calling him daddy. Biglang pumatak ang kanyang mga luha. Kasabay ng mapait niyang ngiti, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang beses na rin niyang napapanaginipan ang senaryo na yun. My wife as well as my children. Maya-maya'y bigla siyang nalimpungatan nang maramdaman niyang may kamay na tumapik sa kanyang balikat. Sir, ang isang tauhan ni Judas ang nakita niya nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Ihatid ko na po kayo pawi, sir. Mag-uumaga na po. Saad nito. Wala sa sariling naiangat niya ang kanyang braso upang tingnan doon ang kanyang wristwatch. Oh yeah, it's a 4 in the morning. Doon na pala siya nakatulog sa VIP room. Nang kumilo siya sa kanyang pwesto, ay muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lamang at nahawakan siya agad ng lalaki. Ihatid ko na po kayo, sir. Yes, please. I can't drive. Saad na lamang niya at hindi na umangal ng alalayan siya nitong makalabas na ng VIP room. Hanggang sa makalabas na sila ng bar at makasakay sa kanyang sasakyan. Yana, pakisuyo naman ako nito. Pakidala sa kusina. Parating na kasi si boss, baka makita to rito. Saad ng isang babae habang aligagang nagparuot pa rito at busy sa ginagawang trabaho. May bitbit itong 2 maliit na paso ng bulaklak. Ito lang po ba, Miss Gail? Tanong ng babae nang kunin nito sa counter ang isang tray. Pakitanong mo na rin kung ready na ang lahat sa loob. Kasi parating na si boss, dapat okay ng lahat bago siya dumating. Okay po, saka naglakad ang babaeng tinawag na Yana. Pumasok ito sa kusina ng restaurant. Naroon na nga ang ibang kasama nito at naghahanda na para sa sorpresang gagawin para sa kanilang boss. Tutti pronti, nakahanda na bang lahat? Tanong ni Yana sa wikang Italiano. See? Ngumiti naman ito nang tumango ang mga kasamahan nito roon.
Elka po ista arribando. Parating na si boss. Maya-maya ay pumasok sa kusina si Gil. May bit-bit na naman itong confiti. Andiamo pore arriba el capo. Lumabas na tayo. Parating na si boss. Kaagad namang nagsilabasan sa kusina ang mga empleyadong naroon. Matthew Tene Cuesto, Saad Panigel sa waiter at ibinigay ang hawak na confiti nang makalabas na ang halos nasa mahigit 10 empleyado ng restaurant ay in-inspection saglit ng dalaga ang mga pagkaing naroon sa mahabang mesa. Miss Gail, may tatanong lang po ako sa inyo kung okay lang. Anang Yana nang lumapit ito kay Gail. Si Gail at Yana lamang ang parehong Pinay na empleyado sa restaurant na yon. Ang karamihan ay purong mga Italiano na. Si Gail ang nagsisilbing general manager doon, samantalang isa naman sa mga waitress si Yana. Sure, ano yun? Sagot ni Gail habang nasa pagkain pa rin ang atensyon nito. Curious lang po kasi ako, bakit po biglaan yata ang pag-alis ni boss dito sa Italy? Tanong nito. Biglang napatingin si Gail sa kausap. Hindi na po ba siya babalik dito? Tanong pa nitong muli. Maya-maya ay ngumiti ito. Kasi uuwi siya ng Pilipinas para ang restaurant naman doon ang aasikasuhin niya. Total naman at maayos na ang kita ng restaurant dito sa Italy. Sagot nito pagkatapos ay muling ibinalik ang atensyon sa mga pagkain. Nakakalungkot naman po, ilang buwan ko pa lang po siyang nakakasama rito sa resto pero aalis na naman po agad siya. Nasa mukha nga nito ang lungkot dahil sa nalalapit na pag-alis ng kanilang boss bago pa lamang na empleyado roon ang dalaga. Pero dahil maganda ang pakikisama ng boss nila sa mga empleyado roon, kaya lahat ay nakakaramdam ng lungkot nang malaman ng mga ito na aalis ang kanilang boss para umuwi ng Pinas. Ganun talaga eh. Isa kasi yon sa mga pangarap niya na makapagpatayo rin ng restaurant sa Pilipinas. Saka babalik pa naman siya rito para bisitahin tayo. Iba po kasi kung nandito lagi si boss, mabait po kasi siya. Kaya gustong gusto ko po siya. Kunot ang noo na muling, nagangat ng mukha si Gail at tiningnan ang kausap. Maya-maya ay kunwari naiinis na tumaas sa ere ang isang kilay nito. Bakit? Hindi ba ako mabait na boss dito? Bigla na namang natawa ang dalaga. Siyempre po, mabait din kayo, boss. Pero kasi, siyempre po, oo na, iba pa rin ang bait ni boss kaysa sa akin. Agaw nito sa iba pa sanang sasabihin ni Yana. Pero tumawa na rin ito. Kahit ako rin naman, namimiss ko rin siya kapag nasa Pinas na siya. Pero like what I've said earlier, pangarap niya kasi yun, kaya kailangan niya talagang umuwi ron para asikasuhin ang opening doon sa susunod na buwan. Pagpapaliwanag pa nitong muli. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng kusina at iniluwa roon ang isang waitress. Signora Gail, el capo e gea pore. Miss Gail, nasa labas na si boss. Saan nito? Preparate anang dalaga at kagad na nagmadaling lumabas ng kusina. Sumunod din naman si Yana. Tahimik na naghintay ang mga ito na bumukas ang pinto ng restaurant. Nang bumukas yun at iniluwa ang isang babae, ay biglang pinaputok ng dalawang lalaki ang hawak na confetti. Sorpresa! Gulat na napahawak si Mabel sa tapat ng kanyang dibdib. Nang pagkabukas niya sa pinto ng restaurant, ay ang kanyang mga empleyado ang sumalubong sa kanya. Dio mio, nakangiting sambit niya at napatingala upang tingnan ang mga confetti na sumabog sa may uluhan niya. Kos ikesto, ano ito? Maya-maya tanong niya nang lumapit sa kanya si Gail. Sinuutan pa siya ng dalaga ng malaking kwentas na gawa sa fresh flowers. A surprise and also a despedida for you, amiga. Nakangiting saad naman ni Gail. Nako, at talagang nag-abala pa kayo para dito, Anya. Siyempre naman po eh, mamimiss ka namin dito. Nakangiting umismid siya rito. Pagkatapos ay kinausap niya saglit ang ibang empleyado niya. Nagpasalamat siya sa effort ng mga ito para sa surprise para sa kanya. Kaya pala kaninang umaga pa lamang ay kinukulit na siya ni Gail. Hindi sana siya papasok ng maaga ron sa kanyang restaurant kasi may iba siyang pupuntahan. Pero dahil sa pangungulit nitong kaibigan niya, hayun at wala na nga rin siyang nagawa. Hindi na
na rin na inaasahan na may ganito pala para sa kanya ang kanyang mga empleyado ron. It's been 6 years at sa loob ng 6 na taon na yon ay sobrang dami nang nangyari sa buhay niya. May mga hindi naman magandang nangyari pero labis pa rin siyang nagpapasalamat dahil sa mga nakamit niya sa buhay. Over the past few years, halo-halong emosyon at experience sa loob ng 6 na taon. May masaya at malungkot, ups and downs na mga pangyayari pero sa kabila ng tagumpay at magagandang nangyari sa kanya at sa pamilya niya, may isang pangyayari pa rin na nakaraan niya ang kahit kailan ay hindi na nawala sa puso't isipan niya. It's Hunter. Simula ng araw na punta niya ang binata sa bahay nito, hindi na niya ito muling nakita pa at simula sa araw na yon hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang kanyang puso ang masakit na mga nangyari noon. She wanted to move on. She wanted to forget about the past. Pero paano niya yon gagawin kung sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata sa gabi upang matulog na, ang mukha lagi ni Hunter ang kanyang nakikita 6 years ago. But the pain was still inside of her at hindi na ata yun mawawala pa kung alam lamang nito ang kanyang mga pinagdaanan pagkatapos siya nitong ipagtabuyan palayo ron. Mamimiss ko rin naman kayo. Rito, nakangiting saad niya, pero hindi lang naman ako magtatagal doon. Babalik din ako rito. Kailangan ko lang asikasuhin muna ang opening doon. After 3 months, babalik din ako rito. Si MJ kasi ang mamamahala ron. Pagpapaliwanag niya pa. Bigla namang napangiti si Yana na marinig ang kanyang mga sinabi. Ang akala ko po bo, sa Pilipinas na po kayo maglalagi. Anito. Ngumiti naman siya sa dalaga. Hindi, babalik din ako rito. 3 buwan lang ako ron. Mabuti naman po kung ganun. E bakit hindi mo na lang ako isama sa Pinas kung 3 buwan ka lang pala ron? Pabirong saad naman ni Gail sa kanya. Naglakad na siya upang tunguhin ang kanyang opisina. Busy at nagkakasiyahan na kasi ang kanyang mga empleyado ron. Total at mamayang hapon pa naman ang pagbubukas nila sa restaurant dahil sinabi niyang half day lang sila sa araw na yon. Hinayaan na lang muna niya na mag-enjoy ang mga ito ron. Isinabi ko naman sa iyo na pwede mong gamitin ang mga leave na hindi mo ginagamit nung nakaraan. Hindi ba? Kung gusto mong sumama para makapagbakasyon ka rin doon sa pamilya mo, edi sumama ka. Wala namang problema ron eh. Anya at binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Tinanggal na rin niya ang bulaklak na nasa liig niya. Isinabit niya yon sa lalagyan ng kanyang coat. Ang akala ko kasi hindi ka nababalik dito kasi yun naman ang sabi ni Ken sa akin nung nakaraan. At nagpaniwala ka na naman sa isang yun. Natawa pa siya. Maloko talaga yung kapatid mo. Crush ka lang nun kaya nagpapapansin sa'yo. Payagan mo na kasing ligawan ka. Muli siyang natawa pagkaway umupo sa kanyang swivel chair. Umirap naman sa kanya si Gail. Nako Amiga, kung hindi lang ako takot na pumasok sa serious commitment at this point of my life, why not naman, hindi ba? Ang gwapo pa naman ng kapatid mo. Pero huminto ito sa pagsasalita at pumisto na rin sa silyang naroon sa tabi ng mesa ni Mabel. Baka bigla ring magsawa sa akin si Ken. You know what I mean? Kibit balikat na tanong nito. Banayad na napabuntong hininga naman siya at napatango. Alam na niya kung ano yung ibig nitong sabihin sa kanya. Hindi pa rin kasi ito makamove on sa past relationship nito. Kaya kahit ilang beses na niya itong inirireto sa kanyang kapatid na si Ken ayaw talaga. Hindi na rin ito lugi sa kapatid niya kung sakali. Ken is now an industrial engineer. May stable na trabaho at maayos na kita. Nasa tamang edad na rin naman ang kanyang kapatid kaya hindi na niya ito pinagbabawalan na mag-girlfriend o pumasok sa isang seryosong relasyon. Si Nexi na rin, she is licensed secondary teacher naman kumpara sa pasaway na si Nexi noong dalagita pa. Ngayon ay proud na proud siya sa kanyang kapatid na yon. Marunong nang magsumikap at mag-ipon ng pera para sa future nito. Even MG, nakapagtapos din ito sa kursong HRM ang kapatid. Ang 3 niyang kapatid ang nagsumikap na nagtulong-tulong upang mapaayos ang kanilang bahay sa Pinas at upang mas mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang nanay Corazon. Plano rin niyang iwan
sa pamamahala ni MJ ang bagong restaurant niya sa Pinas. Pagkatapos ng opening doon, babalik pa kasi siya sa Italy para doon na maglagi. Hindi na niya ata kayang iwanan ang kanyang buhay doon. Maybe in the future, malay natin si Ken pala ang destiny ko. Tila kinikilig pang dagdag ni Gail sa kanya maya-maya. Napangiti na rin siya. Who knows, baka nga ikaw na ang future sister-in-law ko. Sabay pa silang nagtawanan. Eh, how about Stelle? Kumusta naman ang panliligaw ng Superman mo? Maya-maya ay pag-iiba ni Gail sa kanilang usapan. Muli siyang napairap sa dalaga habang nakangiti pa rin. And why do you keep calling him Superman? Salip ay balik na tanong niya rito. Humalikip-kip naman si Gail sa gilid ng kanyang mesa at mas lalong lumapad ang matamis nitong ngiti sa mga labi. Well, mukha lang naman kasi siyang Superman. Sagot nito na tila kinikilig pa. His body built, his perfect jawline, his perfect and guapo smile. Everything, para talaga siyang si Superman. Although, walang makakapalit sa puso ko kay Henry Cavill, pero kusang si Stelle Ajero, amiga, walang makakapigil sa akin. Team Superman pa rin ako. Kilig na kilig pa ito. Napapailing na lamang siya habang nakangiti sa kanyang kaibigan. Ewan, pero ilang buwan na rin siyang tinutukso ni Gail. Kapag nariyan si Stelle, kahit sinabi naman niya sa dalaga na hindi naniligaw sa kanyang kaibigan. But Gail keeps saying na hindi niya lamang daw yon napapansin. Pero base sa mga kilos ng binata, palhim daw itong naniligaw sa kanya. Sagutin mo na kaya siya. Total naman. At single ka naman. Para naman magkaroon ka na ng love life. Ilang taon ka na rin single, nako. Hindi ka na bumabata, amiga. You're already 33. Lagpas na ng 2 taon sa kalendaryo ang edad mo. Gail, hindi naman kasi talaga naniligaw yung tao. Anya, paano ko naman sasagutin yun kung hindi nga naniligaw eh? Magmumukhang tanga lang ako nun. Ito naman ang napairap dahil sa mga sinabi niya. Bumuntong hininga pa ito ng malalim, pagkuway pabagsak na isinandal ang likod sa silya. Hindi mo ba talaga nahalata mga kilos niya kapag nandyan siya, kapag magkasama kayo? Tanong nito. He met Stelle 5 years ago, nang bago pa lamang siya roon sa Italy. Mabait naman ang binata, kaya madali rin silang naging magkaibigan. Isama pa na pareho naman silang Pinoy, kaya halos nagkakasundo sila sa maraming bagay. Ang binata rin ang nagturo sa kanya, dati para matutong magsalita ng Italiano. Sa loob ng 5 taong pagiging magkaibigan nila, kahit minsan ay hindi naman ito nagpahiwatig sa kanya na higit pa sa pagiging magkaibigan nila. His nice, sweet, and caring friend. Or baka naman tamang sinabi ni Gail sa kanya na may gusto nga sa kanya si Stelle, pero hindi niya lamang yon binibigyan pansin dahil komportable naman siya sa binata bilang kaibigan niya to. Why don't you talk him instead? Baka kasi naghihintay lang ang tao sa wala. Maya-maya ay napatingin siya kay Gail. Nangunot pa ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Bakit naman siya ang magbubuko sa usapin yun? Kung gusto siya ng binata, edi sabihin ito sa kanya. Basta hindi siya magbubukas ng usapang yun. Baka mamaya, mali ang mga hula ni Gail tungkol sa pagkakaroon ng gusto sa kanya ni Stelle. Ayaw naman niyang mapahiya nang wala sa oras. At baka yun pang maging dahilan upang mabawasan ang closeness nilang dalawa. Hay nako, wag na, baka mapahiya lang ako, anya, at binuksan ang kanyang laptop. May kung ano siyang kinalikot doon sa email niya. Pero malaman natin kung handa na ba siya maghintay kung kailan mo ibibigay sa kanya ang matamis mong oo. Nako, tigilan mo na ako tungkol dyan, Gail. Saka, biglang naputol ang kanyang pagsasalita nang may kumatok sa labas ng kanyang opisina. Come in, anya. Bumukas naman ang pinto niyon at inuwa roon si Yana. Boss, nasa labas po si Sir Stelle. Biglang sumilay ang malapad na ngiti sa mga labi ni Gail at napalingon sa kanya. See? Ang lakas ng radar niya. Alam niya kasing pag-uusapan natin siya ngayon kaya bigla siyang pumunta rito. Sad pa nito. Muli siyang umirap sa kaibigan. Ang sabihin mo, inimbitahan mo siyang pumunta rito, anya.
Kilala kita, Emily Gale. Mabilis na muling saad niya na makita niyang tatanggi na pasana ang dalaga. Oo na, tinawagan ko siya kagabi pa. Pag-amin din ito sa kanya. Ikaw talaga, saad na lamang niya. Saka tumayo na sa kanyang pwesto. Naglakad na siya palabas sa kanyang opisina upang puntahan ang binata. Paglabas niya ron, saktong naroon nga nakaupo na sa isang pandalawahang mesa ang binata. Nang makita siya nito, ay kagad itong tumayo at naglakad upang salubungin siya. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Pagkatapos, ay hinalikan siya sa magkabila niyang pisngi. Hello! Napadaan ka ata rito? Kunyari ay tanong niya rito. Hinawakan nito ang kanyang likod at iginaya siya papunta sa pwesto nito kanina. Nang makalapit siya, sila sa lamesa, ay ipinaghila pa siya nito ng silya. Bago umupo sa iniwan nitong silya kanina. Well, Gail, called me last night. Ang sabi niya sa akin ay may despedida raw rito para sa pag-uwi mo ng Pinas. Anito. Ngumiti siya rito. Yeah, anya. Nasurprise lang din ako sa ginawa nilang ito para sa akin. Dagdag pa niya. Ngumiti naman muli ng matamis ang binata. Kitang-kita na naman niya ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Para bang endorser ito ng toothpaste? At ipinagmamalaki sa kanya ang resulta sa paggamit nito ng product na yon. Pero maya-maya, ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unti rin naglalaho at naging seryoso ang tsuran habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi ka na talaga magpapigil sa pag-uwi mo ng Pinas? Tanong nito sa kanya. Kailangan kasi eh, pero 3 months lang naman ako ron. Babalik din ako agad. Ang lungkot na naaninag niya sa mata nito ay parang bulang biglang naglaho. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yun, muling napalitan ng kasiyahan at ningning ang kislap ng mga mata nito. Ngumiti itong muli sa kanya. Really? Tanong nito, I thought for good ka na ron sa Pinas. Napailing na naman siya. Hindi, I'm just going there for the opening of my restaurant. After that, iiwan ko na yun kay MG. Ang pamamahala ron, banayad na nagpakawala naman ng buntong hininga ang binata. Tila nakahinga ito pagkatapos ng mga sinabi niya. Great, good to hear that. I mean, nagkibit pa ito ng mga balikat at tila nahihiyang nag-iwas ng tingin sa kanya. Napangiti na lamang muli siya. By the way, let's eat first. May lakad ka ba ngayon? Wala naman. Actually, I canceled my meeting today. Anito, birthday kasi ni Papa ngayon. So, I would like to invite you to come with me. Isasama sana kita sa bahay. May kaunting salo-salo lang naman dun. Oh yeah, I almost forgot. Ngayon nga ang birthday ni Tito June, ano? Anya, sure, sige. Sasama ako mamaya. Ilang linggo na rin kasing hindi ko sila nakikita ni Tita Maylene. Mamimiss ko rin sila eh. Yeah, nagtatanong na nga rin sila sa akin about you. Bakit daw hindi ka na pumapasyal sa bahay? Medyo busy lang kasi this past few weeks. Yun din ang sinasabi ko sa kanila, anito. Susundin na lang kita mamaya sa bahay mo. Sige, para hindi na ako mapagod magmaneho. Nakangiting saad niya. Well, nasanay na rin kasi siya na kapag kasama niya itong binata, ay laging ito ang kanyang driver. Madalas niya, hinahatid sundo pa siya nito kapag hektik ang schedule niya sa restaurant niya. Masyado na rin ata siyang na-spoiled sa binata. Madalas din, kapag may problema siya, only one call at nandyan agad ito para sa kanya. Kapag kailangan niya ng kausap, kahit busy ito, gagawin ito ng paraan para mapuntahan lamang siya. Tunay na nga talagang si Superman to. I'm only one. Call away, ayon nga sa kanya, kanta ni Charlie Puth. Pero kumain muna tayo ngayon. Maraming pagkain sa kusina. Nagluto talaga si Gail para sa despedida raw na ito. Sure, alam mo namang regular customer mo ako rito. So, hindi ko palalagpasin ang araw na ito. Ngayon lang ako makakain dito ng free. Pabiro pang saad nito, saka tumayo sa pwesto nito. Samahan na kita. Hindi na, just sit there and... Magpapatulong na lang ako kay Gail at Yana na mag-serve ng pagkain natin. Wala na nga siyang nagawa nang pigilan nito ang kanyang pagtayo sa pwesto niya. Nakangiting napasunod na lamang din ang kanyang tingin dito nang tunguhin na ng binata ang kusina ng restoran niya.
How are you, Iha? Masayang sumalubong kay Mabel at Estelle ang isang ginang habang kagapay naman ito, ang asawa. Hi po, Tita Mylene. Kumusta po kayo? Nakangiting tanong niya. Pagkuway ka agad na yumakap sa babae. Hinalikan niya ito sa magkabilang pisngi nang humiwalay sila sa isa't isa. My God, I miss you so much, Iha. Namimiss ko rin po kayo. Anya. Tito, happy birthday po. Yumakap din siya sa lalaki. Pagkuway, nagpalitan ng halik sa pisngi. Para po sa inyo. Inabot niya rito ang dala-dala niyang regalo. Thank you, Iha. Nag-abala ka pa. Anito. And I'm so happy na nakapunta ka ngayong gabi. Ang sabi kasi sa akin ni Stel, masyado ka raw busy. Kaya ang akala ko ay hindi ka makakapunta ngayon. Ngumiti siya ng malapad. Pagkuway, muling tumabi sa binata. Pauwi po kasi ako ng Pinas, kaya po medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Really? Uwi ka ng Pinas? Opo, tita. Mag-opening po kasi ako ng bagong branch ng kusina ko roon. So, I need to go there. Pero babalik pa naman po ako rito. Wow! Congratulations, Iha! Malayo na talagang success na narating mo. Anang ginang. Muli siyang napangiti ng matamis dahil sinabi ng mama ni Stel. Come on, let's continue our conversation over dinner. Si Stel na ang pumutol sa kanilang usapan doon at sa sala ng bahay na mag-asawang Ajero. Oo nga, halina kayo sa kusina. Saad naman ang ama ni Stel. Iginaya nito ang asawa papunta sa kusina. Actually, ayoko na sana maghanda. Kakain na lang kami sa labas. Total naman at wala rito ang iba naming anak. Pero itong si tita mo ay mapilit, ang sabi niya sa akin. Magluto na lang daw siya para imbitahan kang pumunta rito. Eh, namimiss ka na rin namin, Iya. Pagkukwento pa nito. Nang makapasok sila sa kusina, ipinaghila siya ni Stel ng silya bago ito pumusto sa tabi niya. Thank you, anya sa binata. Nang nakaraan pa rin po, gusto kong pumunta rito para po bisitahin kayo. Kaso wala po akong enough time. Marami po kasi akong inaasikaso. Naiintindihan namin yun, Iha. Basta mag-ingat ka sa biyahe mo. Salamat po, tita. Sa tagal na nilang magkakaibigan ni Stel, komportable na rin siya sa mga magulang nito, maging sa mga kapatid nito. Parang magulang na rin ang turing niya sa mag-asawa. Pamilya na rin naman ang turing sa kanya ng mga Ajero. At dahil ilang linggo na rin siyang hindi nakakapunta sa bahay ng mag-asawa, marami silang napag-usapan. Kahit ano-ano na lamang pagkatapos nilang kumain, ay nag-aya pa ang mag-asawa na pumunta sa gazebo para doon naman uminom ng tsaa. E kumusta naman si Sabdiel? Maya-maya tanong ng ginang. Okay naman po siya, tita. Alam niyo naman po ang batang yun. Minsan ang kulit. Namimiss ko na rin ang anak mo, Iha. Wala pa kasi kaming apo, kaya si Sab ang pinanggigigila namin ng tita Mylen mo. Natatawang saad naman ang lalaki. Tumawa ng pagak ang ginang. Ayaw pa kasi kaming bigyan ni Estel ng apo eh, kaya nanghihiram na lang muna kami. Napangiti na rin siya sa mag-asawa pagkuway muling binalingan ng tingin ang binata na nasa tabi niya. Nangungulit na nga sila sa akin eh. Ano ang magagawa ko? Hindi naman ganun kadaling magbigay ng apo sa kanila. Wala rin naman akong powers para mag-magic ng apo nila. Pabirong saad pa nito sa kanya. Napahagikik na lamang siya. Mabuti na lamang at nandyan si Sab. Kung wala, nako, matagal na ata akong tinutukan ni Papa ng baril para lang mag-asawa na at bigyan sila. Nagkatawanan na naman silang apat. Sabjel is already 6 years old in just 2 months, magbibirthday na rin ang kanyang anak. Kaya gusto niya rin itong isama sa Pinas para naman makasama ang nanay niya, pati ang kanyang mga kapatid, sa kaunting selebrasyon para sa 6 na karawan ng kanyang anak. Halos 1 buwan simula nang hindi na sila nagkita ni Hunter, nang malaman niyang buntis pala siya. She really wanted to tell him about their baby, pero para ano pa, hindi nga siya nito pinaniwalaan na wala siyang kasalanan tungkol sa contract agreement at sa marriage certificate. Ano pa kaya na maniwala itong buntis siya at ito ang ama? Sobrang sakit na ng ginawang pagtataboy sa kanya ni Hunter noon, kaya hindi na niya kakayanin ang sakit kung sasabihin niya pa rito ang tungkol sa anak nila. Pero sa huli ay tatanggi lamang nito. Okay na siya ng ang masaktan. Wag lang ang anak niya. Kaya niyang indahin yun basta wag lamang kasama ang anak niya. Napakahirap para sa kanya ang sitwasyon niya noon. Hindi naging madali para sa kanya ang pagbumundis niya, lalo pat wala rin siyang trabaho.
Isang taon na huminto sa pag-aaral si MJ noon para ito ang tumustos sa mga pangangailangan nila araw-araw. Maging sa pag-aaral ni Nexie at Ken, sa awa naman ng Diyos, nakasurvive rin naman sila sa hirap. 6 na buwan lamang simula ng pagkatapos niyang manganak, ang dati niyang naging amo sa part-time job niya ay inalok siya ng trabaho sa Italy. May naghanap daw ng private cook at bilang marunong naman siyang magluto. Hindi na niya pinakawalan ang opportunity na yun para sa anak niya ay handa niyang gawin ang lahat kahit mahirap na malayo at mawalay sa kanyang unique iho. Tiniis niya, naging mabait naman sa kanya ang mag-asawang naging amo niya sa Italy. Parehong matanda na at walang anak. Wala pa siyang 1 taon sa kanyang trabaho ay nag-aral siya ng culinary doon. Ang mag-asawa mismo ang gumastos para sa kanya. Pagkatapos ng 1 taon na pag-aaral niya, saka naman pumanaw ang lalaking amo niya. Ang babaeng amo naman niya ay binigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat daw sa maayos na pagtatrabaho niya para sa mga ito. Binigyan din siya nito ng sariling pwesto ron. Yun ang kusina restaurant na ilang taon na ring maganda ang takbo at malaki ang kinikita. Ngayon nga ay nakapagbukas na rin siya ng branch sa Pilipinas. Ang matagal na niyang pinapangarap, kung hindi pa siya napunta sa ibang bansa more than 5 years, ay hindi magiging ganito ang takbo ng kanyang buhay. Mapagtatapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid at lalong hindi niya mabibigyan ng maayos na buhay ang pinakamamahal niyang anak. Nagtatanong na nga rin po siya sa akin kung kailan siya pupunta rito sa inyo, ayon sa mag-asawa. Oh, I miss him so much, saad ng ginang. Hindi ko na rin po siya naisama rito ngayon kasi po natutulog na siya kanina nang dumating ako sa bahay niya, Anya. Sayang naman pero maybe next time at isa pa iha. Kung wala kang mapag-iiwanan ka, Sabdiel, pwedeng dito mo na lang muna siya iwan sa amin. Hindi ka lang naman siguro magtatagal sa Pinas. Saglit siyang napalingon kay Estel na nasa tabi niya. 3 buwan lang naman po ako ron, tita. Gusto ko nga po sana dito na lang po sa inyo iwan ang anak ko. Ikaso po, gustong makita ni nanay ang apo niya. Kaya po, isasama ko na rin siya sa Pinas. Kung sa bagay, matagal na rin hindi nakikita ni Corazon ang apo niya. Oo nga po, tito. Bakit hindi mo na lang isama rito ang nanay mo para dito na lang siya kasama niyong mag-ina? Ayaw niya po kasi rito, tita. Mas gusto raw po niya ron. Pupunta po siya rito para lang magbakasyon. Kung sa bagay, maging ako man ay gusto ko na rin umuwi sa Pinas. Mas gusto ko nandun ako habang nagkakaedad ako, lalo anang ginang. Kung ano-ano pa rin ang mga napag-usapan nila ron bago siya nagpaalam sa mag-asawa. Mag-iingat ka sa biyahe niyo, iha, ha? Salamat po, tita. Yumakap at humalik pa siya sa mag-asawa. And thank you again sa pagpunta mo ngayon dito, iha. Happy birthday po again, tito. Sige po, ma, pa. Ihatid ko na si Mabel sa ad naman Estelle sa magulang nito. Dahan-dahan lang ha sa pagmamaniho iyo. Ngumiti naman ang binata at humalik sa pisngi ng mga magulang nito bago iginaya si Mabel upang sumakay na ng kotse nito. Pinagbuksan pa nito si Mabel ng pinto sa front seat bago umikot sa driver seat at lumula na rin doon. Thank you ulit sa pagsama mo ngayon dito, anang binata, habang nasa kahabaan na sila ng kanyang bahay. Nakangiting nilingo naman siya nito. Wala yun eh. Importante rin naman para sa akin ang birthday ni Tito, Anya. Ngumiti na rin si Estelle nang saglit siya nitong tapunan ng tingin bago muling itinuon ang atensyon sa unahan ng sasakyan. Kailan pala ang flight mo? Maya-maya ay pag-iiba ng tanong nito. The day after tomorrow. Ihahatid ko na kayo ni Sab sa airport. Hindi ba't may out-of-country meeting ka that day? Tanong niya. At muli niya itong binalingan ng tingin. Sabi mo nasa Madrid ka that day. Dagdag pa nito. That's okay, I can reschedule my meeting. Pwede ba yun? Oran is my friend, so maiintindihan naman niya kung magbibigay ako sa kanya ng reason kung bakit hindi ako makakapunta sa meeting namin. Nakangiti pa rin saad nito sa kanya. He's always like that kahit may importanteng meeting ito. Laging uunahin pa rin siya kaysa sa lakad nito. Are you sure? Muling lumingon sa kanya ang binata at ngumiti ng matamis.
Quando non sono stato serio, kailan pa ako hindi naging seryoso? Sa halip ay balik na tanong ito sa kanya. Nakangiting umirap na lamang siya rito. Pagkuway, ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. But seriously, I will miss you. Matagal din ang 3 buwan. Muli siyang napalingon sa binata. Nakatuon lamang ang paningin nito sa unahan ng sasakyan. Hindi man niya makita ang buong tsura nito, maging ang mga mata nito, but she could feel the sincerity of it. He said, hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na hindi makaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya nang lumingon sa kanya ang binata at biglang nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ewan pero mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa loob ng mga taong kasama niya sa Estelle na laging itong nasa tabi niya. Ngayon niya na lamang nararamdaman ang kabang kagaya sa nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maramdaman yon. Are you okay, darling? Tanong nito nang matulala na si Mabel. Nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya ng darling, ay mas lalo siyang napatitig sa mukha nito. Are you okay, darling? Bigla niyang naalala si Hunter. Oh God! After 6 years, ngayon niya na lamang ulit narinig ang salitang yon ng personal. Lagi niya kasi yung narinig sa kanyang isipan. Tapos ngayon naman, na narinig niya yon galing pa talaga kay Estelle. Hey! Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaglit sa kanyang isipan ang dating nobyo. Pilit din siyang ngumiti sa binata. Yeah, may naalala lang ako bigla, Anya, at nagbawi ng tingin dito. Ha? Bakit ano yun? Wala, Anya. Hindi naman importante. Dagdag pa niya. I love you, darling. Muling sumagi sa isipan niya ang boses ni Hunter. Ewan, pero biglang nagtayuan ang balahibo sa kanyang batok. Parang pakiramdam niya. Naririnig niya sa tapat ng kanyang tenga ang boses ng binata. Muli niyang ipinilig ang kanyang ulo at nagpakwala siya ng malalim na buntong hininga. Mabel, are you sure you're okay? Tila nag-aalalang pang tanong ni Estelle nang marinig nito ang pagpapakawala niya ng malalim na paghinga. Maya-maya ay inihimpil nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap ng maayos ang dalaga. Hinawakan pa nito sa kamay si Mabel. Siyang naging dahilan upang mapalingon siyang muli sa binata. May problema ba? Tanong ulit ni Estelle habang mataman itong nakatitig sa mga mata ni Mabel. Tipid siyang umiti sa binata at napatingin sa kamay niyang hawak-hawak nito. Ewan, pero bigla talaga siyang may kakaibang nararamdaman ngayon sa binata. Maging sa kaibuturan niya. Ahem, no, wala naman. Muli siyang umiti kay Estelle at pilit na binabaliwala na lamang ang kakaibang nararamdaman niya. Siguro ay epekto lamang yun sa mga sinabi ni Gil sa kanya kanina. Ang kaibigan niyang yun kasi kung ano-ano na lamang ang sinasabi sa kanya. Kaya hayun, hayun tuloy pati ang kanyang utak na nag-iisip na rin kung ano-ano na. Maybe you just tired. Banayad siyang muling nagpakawala ng buntong hininga at ngumiti ulit. Siguro nga ilang araw na kasi akong hindi makapagpahinga ng maayos eh. Pagdadahilan na lamang niya. Ngumiti na rin ang binata at masuyong pinisil ang kanyang mga palad. Let's go, ihatid na kita sa bahay mo para makapagpahinga ka na talaga. Binitawan nito ang kamay ni Mabel at muling binuhay ang makina ng sasakyan nito. Naging tahimik na ang kanilang biyahe hanggang sa makarating na sila sa apartment na tinutuluyan nilang mag-ina. Good night, Mabel. Night, tete. Thank you ulit sa paghatid mo sa akin, ha? Hinalikan pa siya nito sa magkabilang pisngi niya. Go on, just go inside first bago ako umalis. Anito habang nasa tapat na sila ng pintuan. Binuksan naman niya ang pinto at pumasok na ron. Pero bago tuloy ang isara ang pinto, ay kumuhay pa siya sa binata. Bye, mag-ingat ka pa uwi, ha? I will. Lamang at isinarado na niya ang pintuan. Saktong lalabas na lamang din sa silid nilang mang-ina ang Pinay na kapitbahay niya na nagbabantay sa anak niya kapag nasa trabaho siya. Nandiyan ka na pala, Bel. Nagising pa siya, tanong niya. Oo, kanina, hinahanap ka. Ang sabi ko na lang, may pinuntahan ka lang at pabalik ka na rin. Ngumiti siya sa babaeng medyo may edad na rin. Isa rin ito sa pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kanyang anak. 4 na taon na rin kasi niya itong kapitbahay doon. Nurse ito sa Italy at sakto lamang naghanap din daw ito ng sideline kapag out na nito sa hospital. Kaya ito na lamang ang kinuha niyang babysitter sa kanyang anak kapag nasa trabaho siya. Thank you, Tin. Ha?
Sige, at mauna na rin ako, mabuti at maaga kang nakauwi. Maaga kasi ang ship ko ngayon, anito. Umiti naman siya sa inabot niya ang bayad niya sa pagbabantay sa kanyang anak sa araw na yun. Thank you ulit, Tina. Siya nga pala. Magpapadala ako ng kaunting pasalubong para kila nanay. Okay lang ba? Oo naman, walang problema. Dalhin mo na lang dito bukas kasi bukas ng gabi ako mag-iimpake. Sige, thank you Belha. Aalis na ako. Kinuha nito ang bag na nasa supa saka naglakad na palabas sa apartment. Si Mabel naman ay saglit ng doberetso sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig saka bumalik sa kwarto nilang mag-ina. Pagkatapos niyang magbihis ng pantulog at naglinis ng kanyang mukha ay sumampa na rin siya sa kama upang tumabi sa kanyang anak. Napangiti pa siya ng malapad at hinalikan sa noo ang batang lalaki na ngayon ay nasa harapan na niya at niyayakap na niya. Oh, she missed him so much kahit ilang oras lang silang hindi nagkita. Pinakatitigan niya ng mataman ang mukha ng kanyang unique. He really looks his father. Halos lahat ata ng figure na mukha ni Hunter ay namana ng kanilang anak. Makapal ang kilay, matangos ang ilong, rosy cheek, may clip chain, lalo na ang itim nitong mga mata. Manang-mana sa tatay nito, kaya siguro sa loob ng mahigit 5 taon ay hindi niya nagawang kalimutan ang dating nobyo. Kasi sa tuwing tititigan niya ang kanilang anak, lagi niyang nakikita roon ang itsura ni Hunter. Parang pakiramdam nga niya, hindi na nawala sa tabi niya ang lalaking pinakamamahal niya noon. He seems always right beside her dahil sa anak nila. Maging ang ugali ng binata ay namana rin ang kanilang anak. Hati sila roon. Yun lamang ang masasabi niya, namana sa kanya ni Subjel, tapos may kahati pa siya. Paano ba naman kasi, seryoso at masungit ang kanyang anak, kagaya ng tatay nito. Kung makatitig nga ito sa kanya minsan, napapangiti na lamang siya kapag naaalala niya ang mga panahon na masungit pa sa kanya si Hunter. Ganun na ganun kung tumitig sa kanya ang kanyang anak, lalo na kapag may kinaiinisan ito sa kanya, ibabaling ang nararamdaman nito. Pero minsan naman ay mabait ito kagaya sa kanya. May Subjel Silas Imperial, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Mahinang sambit niya pagkuway umangat ang isang kamay niya at masuyo niyang hinaplos ang maliit nitong mukha. Kumusta na kaya ang tatay mo? Siguro may sariling pamilya na rin siya ngayon, ano? Wala sa sariling nasabi niya sa sarili habang matamang nakatitig sa kanyang anak. Maya-maya ay nagmulat ng mga mata ang bata. Nang makita nitong naroon na siya ay kaagad itong napangiti kahit inaantok pa. Mabilis na umangat din ang isang kamay nito at niyakap sa kanyang liig. Nanay? Yes lang ga. Nanay is here. Anya at hinalakyan niya pa ulit ito sa noo pagkuway kinabig upang ikulong sa kanyang bisig ang maliit nitong katawan. Tibugleyo bene? Tibugleyo bene tanto ga? Oh, just like his father. Subjel is so sweet. Lagi itong naglalambing sa kanya. Ang hilig-hilig mag-alilabyo sa kanya. Ang hilig-hilig humalik sa pisngi niya. At ang hilig-hilig nitong yakapin siya dahil lang kung bakit puno ng pagmamahal ang kanyang puso. It's because of her son. Tibugleyo bene tanto, nakangiting saad niya, saka ipinikit na ang kanyang mga mata. Buongiorno, biglang sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Mabel nang pumasok sa kusina ang kanyang anak. Kagising lamang nito kaya medyo magulo pa ang may kahabang buhok nito. Ginugusot pa nga rin nito ang mga mata. Saglit niyang iniwan ang ginagawang pagluluto at naglakad palapit sa anak. Good morning to baby, nakangiting bati niya sa kanyang unique iho. Pagkuway kinarga niya ito at hinalikan sa pisngi. Inayos niya ang buhok nito habang naglalakad na palapit sa mesa. Inaantok ka pa ba? Tanong niya. Bahagya namang tumango ang bata at pinilig ang ulo sa kanyang balikat. Dapat natulog ka na muna ulit. I'm hungry po, nanay. Muli siyang napangiti. Okay, just sit down. I will make breakfast for you. Pinaupi niya sa silya ang kanyang anak at muling binalikan ang kanyang niluluto. What do you want to eat, langga? Tanong niya. Muling humikab si Subjel at kinusot ang kaliwang mata. Pancake, nanay, pati po coffee.
Yeah, nagmana nga talaga itong anak niya sa tatay nito. Sabjel was only 4 years old nang mapansin niyang lagi itong nakikihati sa kanyang kape hanggang sa mag-demand na rin ito sa kanya na bigyan na niya ito ng sariling tasa ng kape. Sa una ay ayaw niyang pagbigyan ang sinasabi nito kasi he's only 4 years old at hindi maganda para sa isang bata ang uminom ng masubrahan sa kape, pero nagtatantrum ito kaya wala na rin siyang choice kung hindi bigyan na nga ito. Pero hinahaluan niya pa rin naman ng gatas ang kape nito para i-balance lang. Okay boss, nakangiting saan niya at kaagad na kumilos upang ipagluto ng pancake ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagtimpla na rin siya ng kape nilang dalawa. There you go, kain na tayo. Nang mailapag na niya sa mesa ang pagkain nila. Grashi, thank you. You're welcome, Langga. Pumwisto na rin siya sa kabisira. Nanay, uwi po tayo kay Lola, di ba? Maya-maya tanong ni Sabchel. Bakit, excited ka na bang makita ang Lola mo? Pati ang mga tita at tito mo? Balik na tanong niya. Ngumiti naman matamis ang bata at tumango. Yes po, namimiss ko silang lahat. Anito, muli silang siyang ngumiti sa kanyang anak at sigurado akong namimiss ka rin nila doon. How about tatay? Magkikita na po ba kami kapag umuwi tayo sa Pinas, nanay? Bigla siyang natigilan dahil sa naging tanong ni Sabjel sa kanya. Napatitig siya sa kanyang anak na nakangiti pa rin nakatitig sa kanya. Masakit man ang mga pinagdaanan nila noon dahil kay Hunter, pero ni minsan hindi ito sumagi sa kanyang isipan na ilihim sa kanyang anak ang tungkol sa tatay nito. Hindi niya ipinagdamot na ikwento sa kanyang anak kung nasaan ang ama nito at kung ano ang pangalan nito, maliban na lang sa kung ano ang dahilan kung bakit ni minsan ay hindi na nito nakita ang ama, kung bakit hindi nila kasama roon sa Italy ang tatay nito. Ang sabi niya kasi sa kanyang anak noon, nasa Pilipinas si Hunter dahil nandoon ang trabaho nito. Hindi lamang ito makabisita sa kanila sa Italy dahil busy din ito roon. Nagsinungaling man siya sa kanyang anak tungkol doon, but she's happy though. Although dahil hindi na ito nangungulit pa sa kanya, naiintindihan daw nito kung bakit nasa malayo ang tatay nito. I'm excited to see tatay, nanay. Muling saad ni Sabjel habang nakangiti pa rin ito ng malapad. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin sa anak kasi alam niya nag-i-expect din ito sa oras na makauwi na sila ng Pinas ay makikita agad nito ang tatay nito. Isa iyong bumabagabag sa kanyang isipan simula nang magdesisyon siyang uuwi ng Pinas para asikasuhin doon ang kanyang negosyo. Alam niya yun, hindi malabong hindi magtagpo ang landas na mag-ama niya o sila ni Hunter. Kapag nakabalik na siya ng Pinas pero wala naman siyang ibang choice eh. Kahit naman itago niya ang kanyang anak mula kay Hunter, darating din ang panahon na magtatagpo ang dalawa. Kailangan niya lamang ihanda ang kanyang sarili. Kapag nangyari na yon, hindi niya kasi alam kung ano ang kanyang gagawin. Marami po akong ikukwento kay tatay kapag nagkita na po kami. And the letters that I sent to him every month, sana po inipon yun ni tatay, nakangiting pangdagdag sa nasaad ni Sabjel. Bigla siyang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Mahigit isang taon na rin simula ng unang beses na gumawa ng Father's Day letter itong anak niya para daw ipadala sa Pinas. Simula noon, buwan-buwan na itong nagsusulat at ibinibigay sa kanya para ipadala kay Hunter. Pero hindi naman niya yon ginagawa. Iniipon niya lamang yon sa kanya. Pilit siyang umiti sa kanyang anak saka nag-iwas ng tingin. Banaya din siyang nagpakawala ng buntong hininga. Of course, Langga, inipon niya ng tatay mo. Saad niya? Izono sikoro chii entusyasta de biderti at sigurado kong excited din siyang makita ka, dagdag pa niya dahil sa kanyang mga sinabi sa anak. Bigla itong naging maganang kumain. Lihim naman siyang nasasaktan habang pinagmamasdan si Sabjel. Jesus, ano kaya ang magiging reaksyon ni Hunter kapag nalaman niyang may anak na siya? Tanong niya sa kanyang isipan. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Saka dinampot ang tasa ng kanyang kape. Pagkatapos nilang mag-ina na mag-umagahan, ay saglit siyang naglinis sa kusina.
Marami po akong ikukwento kay tatay kapag nagkita na po kami and the letters that I send to him every month, sana po inipon niyo ni tatay. Nakangiti pang dagdag sa nasaad ni Sabdiel sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Mahigit isang taon na rin na simula ng unang beses na gumawa ng Father's Day letter itong anak niya para daw ipadala sa Pilipinas. Simula noon, buwan-buwan na itong nagsusulat at ibinibigay sa kanya para ipadala kay Hunter. Pero hindi naman niya yun ginagawa, inipon niya lamang yun sa kanya. Pilit siyang umiti sa kanyang anak saka nag-iwas ng tingin. Banaya din siya nagpakawala ng buntong hininga. Of course, binigay ko yun sa tatay mo anak. Inipon niyo ng tatay mo, saan niya? Ison na si Coro, she's entusiasta de verditi at sigurado akong excited din siyang makita ka. Dagdag pa nito. Dahil sa kanyang mga sinabi sa anak, bigla itong naging maganang kumain. Lihim naman siyang nasasaktan habang pinagmamasdan si Sabdiel. Jesus, ano kayang magiging reaksyon ni Hunter kapag nalaman niyang may anak na siya? Tanong niya sa kanyang isipan. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga saka dinampot ang tasa ng kanyang kape. Pagkatapos nilang mag-ina na mag-umagahan ay saglit siyang naglinis sa kusina habang hinahayaan naman niya ang kanyang anak na maligo sa banyo. Big boy naman na raw kasi ito kaya ayaw na niyang nagpapaligo sa kanya. Natutuwa naman siya sa ugali ng kanyang anak, maliit pa man pero natuto na rin maging independent. Where are we going po nanay? Tanong ni Sabdiel sa kanya habang sinusuklay niya ang buhok nito. Pupunta tayo sa resto. Iwan muna kita ron kay Tita Gail mo kasi may pupuntahan pa si nanay. Pero saglit lang naman ako at babalik agad ako. Okay po. Yun lamang pagkatapos ay saka na sila lumabas ng kanilang apartment. Ilang minuto lamang na biyahe ay narating agad nila ang kanyang restaurant. Sige na, ako nang bahala kay Sab, anang Gail habang hawak-hawak nito sa kamay ang bata. Salamat Gail, saglit lang naman ako. No worries, bye lang ga. Hinalikan pa niya sa ulo ang kanyang anak bago niya dinampot sa counter ang bulaklak at kape na pinaka-order niya kanina kay Gail. Saka siya tumalikod at naglakad na palabas sa kanyang restaurant. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang shoulder bag. Dahil may bit-bit na isang kumpo ng white roses at dalawang cup ng kape, medyo nahirapan pa siyang kunin ang aparato sa loob ng kanyang bag. Hay nako! Tila naiinis na bumuntong hininga siya ng malalim at pilit na hinahawakan sa iisang kamay ang bulaklak at dalawang kape. Muntikan pa nga siyang makabangga ng taong nakasalubong niya. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakailad. Hello! Nang sa wakas ay madukot niya sa loob ng bag ang kanyang cellphone at masagot ang tawag sa kanya ni MJ. Kunot ang noo, nanilingon ni Hunter ang babaeng nakasalubong niya dahil sa pagiging careless ng babae. Hayun at natapon sa kanyang Amerikana ang kaping bitbit niya. Nagmamadali pa man din siya dahil malilate na rin siya sa kanyang meeting kasama si Senior Salvador. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere at napailing na lamang habang sinusundan niya ng tingin ang papalayong babae. Ni hindi man lang humingi sa kanya ng sorry. Damn it! Tiimbagang nasambit niya at bahagyang napahigpit ang hawak niya sa cup ng kape niya. Kung hindi lamang yun masisira at magkakalat ang laman yun doon, malamang na masasampigan na niya yun kanina pa dahil sa inis niya. Nang makita niya ang trash bin sa gilid ng kalsada, naiinis na lumapit siya roon at itinapon na lamang doon ang kape. Maya-maya'y tumunog ang cellphone niyang hawak-hawak. Kagad niyang sinagot ang tawag sa kanya. It's Oran, the son of Senor Salvador. Ang binata kasi ang kasama niyang nagtungo sa Italy 2 araw na ang nakalilipas para umattend ng meeting doon. Where are you? I'm on my way. Walang buhay na sad niya at muling ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Are you okay, bro?
Nahimigan kasi ni Uran na para bang wala siya sa mood ngayon. Samantalang kanina nang magkausap sila ay okay naman siya. Muli siyang bumuga ng malalim na buntong hininga. I'm not. Yun lamang ang sinabi niya. Narinig naman niyang tumawa ng pagkakang binata mula sa kabilang linya. Come on. Wala pa naman si Papa sa opisina niya. Yeah, I'll be there in a minute. Okay, yun lang at pinatay na niya ang tawag mula sa kaibigan. Mula sa kanyang paglalakad, nakita naman niya ang batang mabilis na lumabas sa isang resto. Mabilis na tumakbo papunta sa kanyang direksyon. Pero maya-maya'y ay bigla ring nawala ng balanse ito. Kaya natumba, hindi na sana niya ito papansinin at magtutuloy na lamang sa kanya siya ng paglalakad. Ngunit nakita naman niyang medyo nasaktan ang bata dahil sa maling pagkabagsak nito sa semento. Bumuntong hinangang naglakad siya palapit dito. Hey, are you okay? Tanong niya sa bata at tinulungan niya ito upang makatayo. Hindi naman agad sumagot ang batang lalaki, salip ay tumingin lamang ito sa kanya nang magkasalubong ang mga kilay. Pagkatapos ay pinagpagan ang suot nitong pantalon. Esta e, Benergaso? Okay ka lang ba? Tanong niya ulit. Baka hindi nito naintindihan ang sinabi niya kanina. Si, grasi senyor. Yes, salamat mister. Wala sa sariling napatitig si Hunter sa mukha ng bata nang muli itong tumitig sa kanya. Ewan pero parang bigla siyang may naramdaman nakakaiba sa puso niya habang pinagmamasdan niya ang maliit nitong mukha, lalo ng kulay itim nitong mga mata. Subjel! Biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may babaeng lumapit sa kanila at tinawag ang bata. Subjel! Anang Gail habang nag-aalala pa itong lumapit sa bata. Persisi iskafato al improviso. Bakit bigla ka na lang tumakbo? Tanong pa ni Gail at hinawakan sa balikat ang bata. Este e, Benny? Okay ka lang ba? Nang tapunan ng dalaga ng tingin si Hunter. Anya tumayo upang magpantay sila ng babae. E kaduto. Kendi e ho solo Eyotato ay real salsi. Natumba siya kaya tinulungan ko lang siyang makatayo. Paliwanag niya, mabuti na lamang talaga at marunong siyang mag-Italian. Kung hindi, magmumukha siyang ewan doon. Minsan pa naman hirap sa English ang mga Italiano. Nag-aalala namang tinapunan ng tingin ni Gail ang bata. Si Ipereto Sabjel, nasaktan ka ba Sabjel? Umiling naman ang bata. No! Oh, Diyos ko namang batang to, oh. Bakit kasi bigla ka nalang tumatakbo eh? Biglang napabuntong hininga ng malalim si Gail. Mananagot talaga ako siya sa nanay mo kung nasaktan itong makulit na batang to. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ni Hunter nang marinig niyang nagsasalita ng Tagalog ang babae. Pinoy ka rin, anyang saad niya. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Gail. Pinoy din po kayo, sir? Biglang sumigla ang boses nito. Wow, akala ko po purong Italiano kayo. Sad pa nito. Salamat po pala sa pagtulong kay Sabjel, sir. Hindi man lang nagbago ang expression sa mukha ni Hunter. Maya-maya ay tinapunan niya muli ng tingin ng bata na kagaya niya ay seryoso ring nakatingin sa kanya. Next time, batayin mo ng mabuti itong anak mo. Baka hindi lang ito mangyari sa kanya. Marami pa namang sasakyan sa paligid. Sa halip ay sad nito. At biglang tumalikod upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Mabilis namang napaismid si Gail habang sinusundan ang tingin ng lalaki. Guwapo sana, kaso ang sungit. Kapwa Pinoy naman ang kausap niya. Napaira pa ito. Tara na nga, Sab. Baka mapagalitan pa ako ng nanay mo. Iginaya na nito ang bata pabalik sa loob ng restaurant. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mabel sa ere. Pagkuway, inayos ang kanyang buhok na nililipad ng hangin. Nasa tabing dagat siya at tahimik lamang na nakatanaw sa malawak na karagatan. May halos kalahating oras na rin siyang nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Pagkatapos niya kasing bisitahin sa sementeryo ang mag-asawang Ruso, ang tumulong sa kanya para maabot niya ang kanyang mga pangarap, nagtungo siya sa public beach na madalas niyang puntahan noon pa. Kapag may iniisip siyang problema, umay bumabagabag sa kanyang isipan at tamdamin.
Doon lamang siya nagtutungo upang pakalmahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang paglanghap ng preskong hangin na galing sa karagatan. Maging ang pagtanaw niya sa mga alon, doon kumakalma ang kanyang isipan at napapanatag talaga siya. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at banayad na humugot ng malalim na paghinga. Sandali niya yung inipon sa kanyang dibdib bago dahan-dahang pinakawalan sa ere. Ngayon ay tuluyan na rin gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa ang kanyang iginugol dun bago siya nagpasyang bumalik na sa restaurant. Malamang na kanina pa naghihintay sa kanya ang kanyang anak. At kailangan na rin niyang maghanda dahil nga maagang flight nila bukas. Nasaan si Sab? Kaagad na tanong niya kay Gel na makapasok sa restaurant. Nasa opisina mo, nakatulog na, kakantay sa'yo. Sorry, medyo natagalan ako ron. Anya, nakabili na rin pala ako ng ticket, isinabay na kita. Libre mo? Nakangiting tanong ni Gel nang pumasok ito sa counter area. Kunwari naman ay inirapan niyang kaibigan. Diyan ka magaling eh. Anya, tumawa naman ang pagak ang dalaga. Malapit na nga ang Pasko, gift mo na lang yun sa akin. Sa susunod na taon na ang Pasko, Emily Gale. Muli namang tumawa ang dalaga. Ayaw nga pala, advance lang ako. Dumaan dito si Superman kanina pala, hindi ka raw niya na makontak. Tatawagan ko na lang siya, naubos na kasi ang battery ng cellphone ko. Mukhang may importante nga yatang sasabihin sa'yo yun, sige na nga. Ako nang bahala rito, tawagan na mo muna ang manliligaw mo. May panunukso pang sad ni Gil sa kanya. Ewan ko sa'yo, sad na lamang niya, tinungo na rin ang kanyang opisina. Pagkapasok nga niya roon, ay nakita niya ang kanyang anak na natutulog sa sopa. Napangiti na lamang siya, saka tinungo ang kanyang lamesa. Tito Estelle, bakit po hindi kayo sasama sa amin ni Nanay sa Pilas? Tanong ni Sabjel sa binata. Habang nasa backseat na ito, si Estelle ang nagmamaniho ng sasakyan papunta sa airport. Samantalang nasa front seat naman si Mabel. Nakangiting nilingon saglit ng binatang bata. I wish I can go with you and your nanay, Anito. But I have a job to prioritize, buddy. But maybe next time kapag magbakasyon ulit kayo ng nanay mo. I can go with you. Really po? Yeah. Busy kasi si Tito Estelle. Kaya sa susunod mo na lang siya kulitin na sumama sa atin sa Pilipinas. Anang Mabel, nang lingunin din ito ang kanyang anak. Opo, anang bata. Masaray, palisi si Tito Estelle. Puti si Isaray, kunoe ara. Pero magiging masaya ko kung makakasama natin si Tito Estelle. Ngayon nanay, dagdag pa nitong muli. Muling napangiti ng malapad si Estelle nang tumingin ito sa rearview mirror upang tingnan muli ang bata na nasa backseat hanggang sa makarating na nga sila sa airport. Karga ng binata si Sabjel habang si Mabel naman ang humihila sa isang malita. Just be good boy to your nanay, okay? Tumango naman ang bata. Opo, Tito Estelle, and you will call me kasi mamimiss ka ni Tito Estelle. Imimancheray ang Chito. Mamimiss ko rin po kayo, Tito. Hinalika naman ang binata sa pisngi si Sabdiel. Maya-maya ibinaba na ito at binalingan naman ang tingin si Mabel. Mag-iingat kayo. Thank you, Tite. Anya at binitawan niya ang hawakan ng maleta upang yakapin ang binata. Hinalikan pa siya ni Estelle sa kanyang pisngi. Just call me anytime kung may problema kayo ron. Anito, ngumiti naman siya. Bye, Anya. Bye, Tito Estelle. Kumayway pa ito si Sabjel sa binata. Pagkatapos nilang magpaalam kay Estelle, ay ginaya na rin niya ang kanyang anak upang pumasok na sa departure area. Ilang minuto na lamang ay sasakay na rin sila sa eroplano. See you bro. Tinapik pa ni Yuhan sa balikat si Hunter nang parihong makababa na sila sa sasakyan ng binata. Itong si Yuhan na kasi ang nag-insist na ihatid siya nito sa airport. Kahit pwede namang magpahatid na lamang siya sa shuttle ng hotel na tinutuluyan niya.
Thank you, bro. Anya, tinawakan niya rin sa balikat ang kaibigan. See you in the Philippines. I'll go ahead. Isang tango na may kasamang ngiti naman ang ginawa ni Johan sa kanya. Inayos niya sa kanyang balikat ang black leather na bag niya. Pagkatapos, makapagpaalam ng maayos sa kaibigan, ay naglakad na rin siya para tunguhin ang departure area. It's already 7 in the morning. Dapat ay mamayang gabi pa ang kanyang flight pauwi ng Pilipinas. Pero tumawag sa kanya si Mimi kagabi. Ang sabi ng dalaga ay may importanteng meeting daw siya bukas na umaga kasama ng board members ng Liquor Palace. Sa halip na maghintay pa sa schedule ng kanyang flight, inagahan na rin niya ang kanyang uwi. Okay na rin yun na maagang flight niya pabalik ng Pinas dahil alam niyang aayain na naman siya ni Yuhan na mag-bar. Lalo pat kararating lang din kahapon doon sa Italy ng mga pinsan nitong sina Alihan at Abraham. Kilala pa naman niya ang mga Edelponso na yun. Mga maluloko, paniguradong irereto na naman siya sa mga kaibigan ng mga ito. Nasa pila na siya para sa boarding ng may mga flight pauwi ng Pilipinas nang bigla namang may bumanggang bata sa kanyang tabi. Kunot ang noo na tinapunan niya ng tingin ang batang lalaki. Maya-maya'y biglang lumalim ang guhit sa gitna ng kanyang mga kilay. Nang mamukha niya, ang batang ngayon ay nakatingala na sa kanya. Yeah! Ito ang batang tinulungan niya kahapon nang matumba sa kalsada. You? What are you doing here? Seryosong tanong niya. Si Edinobo to, senyor? Ikaw ulit, mister? Sa halip ay seryoso ring saad ni Sabdiel. What are you doing here? Where is your mom? Tanong niya at inilibot ang paningin sa paligid. Hinahanap niyang babaeng nakausap niya kahapon. Nasa banyo po si nanay. Wala sa sariling na pabuntong hininga siya ng malalim. Pagkuway na pailing. Bakit bang pabayang ina ng babaeng yun? Sa isip-isip niya, paano na lamang kung mawala ang batang ito? Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Pagkuway umupo siya upang bantayan ang bata. Look, kiddo, go back to where your mother left you. She will look for you again. Seryosong saad niya rito habang mataman siyang nakatitig sa maliit nitong mga mata. Ngunit sa halip na sumagot ito sa sinabi niya, bumuntong hininga lamang din ito ng malalim at mas lalong naging seryoso ang mukha. Nagsalubong pa ang mga kilay habang nakatitig din sa kanya ng seryoso. Ewan, pero sa mga sandaling yon, tila may kung ano siyang nararamdaman sa kanyang kaibuturan. As he stared at this child, it was as if he was slowly feeling softer. It was as if a cold hand had caressed his heart in those moments. He sighed deeply again. Bakit naman ganun ang pakiramdam niya? Eh, hindi naman niya kilala ang batang to. Go on your mom. Your mom might be worried. Go back there. Muling saad niya sa seryosong boses. Walang salita na tumalikod na lamang si Sabjel at naglakad palayo sa kanya. Tumayo siya habang sinusundan ang tingin ng bata. Napailing na lamang siya at wala sa sariling na pangiti ng mapakla. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya naka-encounter ng taong kagaya niyang masungit. And worse, is bata pa lamang ito. Muli niyang inayos sa kanyang balikat ang kanyang bag at muling yumuko upang damputin ang kanyang jacket na inilapag niya. Sa sahig, hakbang lang na sana siya para sumunod sa lalaking nasa unahan ng pila niya, pero bigla siyang natigilan nang may marinig siyang babaeng nagsalita. Langga, kunot ang noo na napatitig siya sa babaeng nakatalikod at naglalakad palapit sa bata. She has a long blonde hair, maling kinita ng katawan. Tama lamang ang tangkad nito at parang ito rin ang babaeng nakabungguan niya kahapon habang naglalakad siya sa kalsada. Langga, sa mga sandaling muli niyang narinig ang boses nito at ang salitang ginamit nito sa pagtawag sa bata. Bigla tuloy kumabog ng malakas ang puso niya. Ang boses na yon, sobrang pamilyar sa kanya. At ang salitang yon, matagal na simula ng huling beses na narinig niya yon. Darling, wala sa sariling sambit niya. That voice,
He was sure that was Mabel, the woman he loved most. Matagal na panahon man ang lumipas, pero kabisado niya pa rin ang tinig ng dalaga. Well, hindi talaga nawala sa kanyang isipan. Ang boses nito, gabi-gabi, ay lagi niya itong napapanaginipan. Sa bawat sulok ng kanyang bahay, naririnig niya pa rin ang tawa at halakhak nito. So how could he forget her voice? It was here. Mabel, mas lalong kumabog ng malakas ang kanyang puso habang naglalaro na sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang iniirog na matagal na niyang hindi nasisilayan. Umusbong din ang labis na excitement sa kanyang puso sa mga sandaling yun. Humakbang siya upang lapitan ang babae, pati ang batang kausap niya kanina. Pero bigla namang nagsalita ang babaeng foreigner na kasama ng lalaking nasa unahan niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, pero base sa ekspresyon ng mukha nito, alam niyang naiinis ito sa kanya dahil sa pag-take over niya sa kanyang pila. I'm sorry, hinging paumanhin niya. Nang muli siyang tumingin sa unahan niya, wala na ron ang babae. At ang bata, Mabel, kunot ang noo na inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid, pero hindi na niya nakita ang dalawa. Damn it, napumura pa siya at namahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang jacket. Si Mabel nga bang nakita niya ngayon? O baka naman namamalikpat na lamang siya? Baka naman inakala niya lang na ang dalaga yun dahil sa salitang narinig niya kanina. Yun ang tawag sa kanyang dating ng kasintahan at labis na siyang nangungulila rito. It's been 6 years but still he couldn't find her hanggang sa makasakay na siya sa eroplano. Panay ang tingin niya sa mga taong naroon. He just wanted to make sure kung si Mabel na talaga ang nakita niya kanina. Hindi na kasi siya mapakali simula kanina. Hindi na nawala ang kanyang isipan ang dalaga. Excuse me. Bigla siyang napalingon sa babaeng tumawag sa kanya. Pwede mo bang ilagay ito sa itaas, iho? Hindi ko kasi kayang bigat. Saan ng babaeng medyo may edad na. Kunot ang noo at walang salita na kinuha niya. Sa kamay nito ang maliit na maleta at inilagay yon sa itaas. Ngumiti naman ang babae. Thank you, saka ito mo po. Are you okay, iho? Napatingin naman siya sa batang nasa tabi na matandang babae. It's him. Tinapunan niya rin ang tingin ang bakanting upuan sa tabi ng bata. Excuse me, Anya. Yes. Napatingin pa sa kanya ang dalawa. Where is the mother of that child? Seryosong tanong niya. Bakit iho? Salip ay balik na tanong sa kanya ng babae. Did you know my nanay? Senyor? Tanong din ni Sabdiel. Oh, there she is. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran upang sundan ng tingin ang tinitingnan ng matanda. At ng bata, nangunot pa ang kanyang noo nang makita ang babaeng papalapit sa direksyon niya. Oy, Sir Pinoy, ikaw po ulit? Nakangiting sa Anigel nang makalapit na ito ng tuluyang kay Hunter. Ewan, pero may disappointment sa kanyang puso sa mga sandaling yun nang malaman niyang hindi pala talaga si Mabel ang nakita niya kanina na kasama ng batang to. Mukhang namamalikmata lamang talaga pala siya kanina. Wala sa sariling napabuntong hinga, hininga na lamang siya ng malalim. Pagkuway laglag ang mga balikat na muling tinapunan ng tingin ang bata. Pagkatapos ay walang salita na tumalikod na siya at bumalik sa kanyang pwesto. Are you sleepy, Langga? Tanong niya sa kanyang anak. Habang maayos na silang nakaupo sa kanilang pwesto, nasa gilid siya ng bintana habang katabi naman niya si Sabdiel sa bandang kanan naman ng kanyang anak ay naroon ang matandang babae. Si Giel naman ay nasa kaibayong row ng upuan. Pareho kasi sila na mas gustong umupo sa tabi ng bintana kaya nang bumili siya ng tiket para dito ay sinadya niyang ihiwalay ito sa kanilang mag-ina. Inaantok na nga ang anak mo, iha, nakangiting saad naman ang matandang babae sa kanya. Ngumiti siya sa babae at muling itinuon ang paningin sa kanyang anak. Inaantok pa nga ito. Maaga kasi silang gumising kanina. Inayos niya saglit ang seatbelt ng kanyang anak. Pati ang neck pillow nito. Maya-maya lamang ay nakatulog agad ito. Siya man ay nakaramdam na rin ng antok. Kaya nang masigurong komportable na ang kanyang anak, ay sinuot na rin niya ang kanyang eye cover mask. Gusto muna niyang umidlip para kahit papano
ay mawala ang pananakit ng kanyang sentido dahil sa antok na nararamdaman niya. Nakatanaw lamang si Hunter sa labas ng bintana habang banayad nang lumilipad sa himpapawid ang eroplano. Maya-maya ay muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Oh Jesus, ilang beses na ba niyang ginagawa yun simula pa kanina? Hindi pa rin niya mabilang talaga. Mabigat pa rin kasi ang kanyang kalooban. Parang hindi pa rin siya mapakali ang kabog ng kanyang dibdib. Kanina habang nasa airport pa lamang siya ay maririnig niya. At nang marinig niya ang boses ni Mabel ay hindi na nawala. Bagkus, mas lalo lamang yung nagrigo doon. At hindi na rin nawala ang kanyang isip. Sa kanyang isipan, ang mukha ng dalaga parang may tinig ding bumubulong sa tapat ng kanyang tenga. At sinabing tumayo siya sa kanyang pwesto at maglakad ulit. He let out a deep sigh again. Maya-maya dahil hindi talaga siya mapakali sa kanyang pwesto, tinanggal niya ang suot niyang seatbelt at tumayo na nga sa kanyang upuan. Dahan-dahan na pa siyang naglakad at isa-isa muling tinitingnan ang mga nakaupo. Sa mga upuang nadadaanan niya, kaliwa, kanan ang tingin niya. Hanggang sa makarating na naman siya sa pwesto ng matanda at ng bata. Nasa kandungan ng babae ang bata at parihong masarap ang pagkakatulog muli. Naroon na naman ang kakaibang kabog ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang mag-ina. Hindi niya na lang lamang makita na maayos ang mukha ng babae dahil sa suot nitong eye cover mask at medyo naka-side view ito. Okay ka lang ba, iho? Untag na tanong ng matanda kay Hunter. Napatingin naman siya sa matanda. Sa halip na sagutin niya ang tanong nito, muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga at nagtuloy sa kanyang paglalakad. Hindi naman siya naiihi pero dumiretso na rin siya sa banyo. Nanay, nagising si Mabel nang marinig niya ang boses ng kanyang anak. Tinanggal niya ang suot na eye cover mask. Yes, langga. I want to pee po. Okay, wait lang. Pinaupo niya muna ang kanyang anak sa pwesto nito upang ayusin niya ang kanyang sarili. Nang matanggal niya ang kanyang seatbelt sa kanyang bewang, ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto at kinarga ang anak. Dahil nakasarado at may gumagamit sa banyo ng panlalaki, doon na pumasok si Mabel sa pangbabaing banyo. Sinamahan na niya sa loob ang kanyang anak. Tapos na po ako, nanay. Anang sabjel sa ina. Okay, let's go. Anya, hindi ka ba nagugutom, langga? Pagkuway, tanong niya sa anak. Hindi pa po. Okay, just tell nanay if you're hungry, okay? Opo, lumabas na rin sila sa banyo. Habang naglalakad na pabalik sa kanilang upuan, bigla namang nangunot ang noon ni Mabel nang mapatitig siya sa lalaking nasa unahan nilang mag-ina. This man seems familiar to her. Ang tindig nito, ang postura at lapad ng balikat nito, ang likuran nito. The way he walked, maya-maya ay wala na sa oras at bigla siyang napasinghap kasabay ng pagkabog ng malakas ng kanyang dibdib. Jesus! Hindi pa man niya nakikita ang itsura nito pero sigurado siyang kilala niya ang lalaking yun. Sigurado siyang si Hunter ang lalaking nasa unahan nilang mag-inay ngayon. Hunter? Mahinang sambit niya sa pangalan ng binata. Diyos na mahabagin. Totoo ba itong nakikita niya ngayon? At nakumpirma nga niya ang katanungan yun sa kanyang isipan. Nang bahagyang mag-side view ang binata, that face, hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura ng binata. Kahit side view lamang ang nakita niya. She knows him. Biglahan niyang naramdaman ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. She wanted to cry in those moments dahil biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Hunter 6 years ago. Ang masaya, malungkot at masakit na mga nangyari sa kanilang dalawa ng binata. Esta e, Benny Mama? Okay ka lang po, nanay? Bigla siyang napabaling ng tingin sa kanyang anak nang marinig niyang tanong nito. Saglit siyang napatitig sa mata ng kanyang anak bago muling napatingin sa unahan nila. Wala na roon si Hunter. Are you okay, ma'am? Napatingin naman siya sa flight attendant na lumapit sa kanila. Yeah, tumango siya kahit ang totoo ay hindi naman talaga siya okay.
parang pakiramdam niya anumang sandali. Are you okay, ma'am? Napatingin naman siya sa flight attendant na lumapit sa kanila. Yeah, tumango siya kahit ang totoo ay hindi naman talaga siya okay. Parang pakiramdam niya, anumang sandali ay lalabas na sa ribcage niya ang kanyang puso dahil sa malakas na pagtibok niyon. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina na. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. He wanted to approach Hunter and talk to him, pero ano naman ang sasabihin niya sa binata kapag nagkaharap na sila? O baka mamaya niyan, kasama nito ang asawa nito. O Jesus, naisaloob na lamang niya at bumalik na sa upuan nila. Ilang minuto na siyang nakaupo sa kanyang pwesto, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kumakalma ang kanyang puso. Hindi pa rin siya mapakali. 6 years ago. After 6 years, ngayon na lamang niya ulit nakitang binata at aaminin niya sa kanyang sarili na hanggang ngayon ay wala ngang may nagbago sa nararamdaman niya para dito. Naroon pa rin ang sakit dahil sa nangyari sa kanila nung huling beses na magkita silang dalawa. But her love for Hunter, yun ang mas nangingibabaw sa mga sandaling yun. Ang pangungulila niya rito, simula pa man, mas lalong tumindi. Hindi niya namalayan, bigla na lamang namalisbis ang dalawang butil ng kanyang luha. Lungkot at munting excitement na rin ang naroon sa kanyang puso ngayon. Nalulungkot siya dahil hindi pa siya handa ngayon na magkita ang kanyang mag-ama. Dahil hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanila kapag nalaman ni Hunter na may anak pala ito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay may munting excitement din sa kanyang puso. Gusto niya ulit masilayan ang mukha ng kanyang iniirog. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkuway, bumuntong hininga ng malalim. Maya-maya ay bahagya siyang umangat sa kanyang pwesto upang tingnan sa unahan ng binata. Hindi niya alam kung saan ito eksaktong nakaupo. Nanay, are you okay? Kunot ang noo at nagtataka ang itsura ng kanyang anak nang bumalik siya sa kanyang pwesto at lingunin niya ito. Saglit siyang lumunok ng kanyang laway. Iya, oo naman anak. Pilit siyang ngumingiti rito. You seems not. Totoong ngiti na ang ibinigay niya sa anak at hinaplos niya ang pisngi nito. I'm okay lang ga, and nanay is happy right now dahil nakita ko na ulit ang tatay mo. Ayon sa kanyang isipan, habang mataman siyang nakatitig sa mukha ng kanyang anak, sa mukha nitong parang pinagbiyak ng bunga ng tatay nito. Okay ka lang ba? Napalingon siya kay Gail habang ilulan na sila ng taxi. Bago niya sagutin ang tanong nito, ay muli siyang napakawala ng malalim ng buntong hininga. Kanina pa siya tahimik dahil okupado ng maraming bagay ang kanyang isipan. Unang-una naroon ang binata. Ngayong nakabalik na ulit siya ng Pilipinas, alam niyang hindi lamang ang nangyari kanina. Sa eroplano ang maaaring mangyari. Alam niyang posibleng sa mga susunod na araw ay magkikita na silang ng tuluyan ni Hunter, maging ang kanyang anak. Kanina nga habang pababa na sila sa eroplano ay panay ang ikot ng paningin niya sa mga taong naroon. Gusto niya ulit masilayan ang binata pero hindi na yun nangyari. Nakalabas na lamang sila ng airport pero hindi na nahagip ng kanyang paningin si Hunter. Siguro ay nagmamadali na itong lumabas ng airport. Yeah, tipid na sagot niya sa kanyang kaibigan bago muling ibinaling sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Sigurado ka? Tanong ulit ni Gail, kanina ka pa kasi tahimik yan eh. Ngumiti siya sa dalaga. Okay lang ako Gail, medyo napagod lang ako sa biyahe. Aniya. Sa bagay, tinapunan naman niya ng tingin ang kanyang anak na nasa gitna nilang dalawa ni Gail. Are you okay lang ga? Tanong niya. Tumingin naman sa kanya si Subjel. Yes po nanay, and I'm so excited to see tatay. Muli siyang natigilan, maya-maya ay napatingin siya kay Gail. Nanatigilan din habang nakatingin sa kanya. Have you called tatay to say we're her nanay? Hindi niya alam kung anong isasagot sa tanong ng kanyang anak. Oo baby, tinawagan na ni nanay mo si tatay mo. Si Gil ang mabilis na sumagot sa bata.
Lihim naman siyang nagpasalamat sa kaibigan nang tumingin siya rito. Gumiti ito sa kanya. Dapat nasa airport siya kanina para sundin tayo. Busy ba siya eh? Really, Tita Gail? Umangat ang kanyang kamay at masuyong hinaplos ang likod ng kanyang anak. Magkikita rin kayo anak, sa isip-isip niya. Pabagsak na umupo si Hunter sa single couch na nasa bandang sulok ng kanyang kwarto. Maya-maya ay dinala niya sa tapat ng kanyang bibig ang hawak na rock glass. Nakatulala lamang siya sa kawalan. Langga, muling pumasok sa kanyang isipan ang babaeng nakita niya kanina. Simula nang makalis siya sa airport at nagdiretso sa Liquor Palace, natapos na lamang ang kanyang trabaho ron pero hindi man lang siya nakapag-focus sa mga ginawa niya. Okupado kasi ang kanyang isipan ni Mabel. Where are you, wife? Saan ka ba nagtatago at hindi kita mahanap-hanap? Puno ng lungkot, natanong niya sa kanyang sarili. Ginawa naman niya ang lahat para makita lamang ang dalaga. Simula nang malaman niya ang lahat ng katotohanan, marami siyang binayarang tao para lang mahanap si Mabel at ang pamilya nito. But no one could tell where she was. Ilang beses niyang pinabalik-balikan ang bahay nito, maging ang address ng pamilya nito sa probinsya. Pero ang sabi lamang ng mga kamag-anak ni Mabel ay hindi pa raw umuwi roon ang pamilya simula nang lumipat ang mga magulang nito sa Manila. Dekada na ang nakalilipas. Pina-check niya na rin ang records sa mga airport ng Pilipinas kung mayroong Mabel Alfanta ang lumabas ng bansa. But he got nothing. Halos nasuyod na rin ng mga tauhan niya ang buong Pilipinas para lang mahanap ito, but she's nowhere to be found. Ang galing-galing talagang magtago ni Mabel. And if his fault, kung sana hindi niya sinaktan ang damdamin ng babaeng pinakamamahal niya, sana hindi na ito aalis sa kanyang tabi. Kung sana hindi niya sinabing umalis ito at huwag nang babalik pang muli, sana ngayon ay masaya pa rin silang dalawa na magkasama. Ngunit nasa huli talagang pagsisisi, malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Kasabay ng pagpatak ng mga butil ng kanyang luha, isa sa mga dahilan kung bakit mas gusto na lamang niyang iburo ang kanyang sarili sa maghapong trabaho dahil ito ang nangyayari sa kanya. Kapag uuwi na siya sa kanyang bahay, puro lungkot at pangungulila lamang ang nararamdaman niya. I'm really sorry if I cause you so much pain, darling. Lumuluhang sad pa rin niya sa kawalan. Muli siyang tumungga sa rock glass na hawak niya. Please come back to me and forgive me. I swear to God, I'll make it up to you. Just please, please come back. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang lumuluha pa rin. Jesus. The pain was still the same. Ito nga ata talaga ang karma. Karma niya dahil sa ginawa niya noon. Lola, masaya na po ba kayo ngayon? Tanong ni Sabjel habang nakaupo ito sa kanya, sa kandungan ng kanyang abuela. Malapad ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon at hinalikan sa pisngi ang apo. Oo naman, opo ko. Sagot nito, sobrang saya ni Lola ngayon kasi nandito ka na. Nakita na ulit kita. And I'm happy too kasi po umuwi kami ni nanay dito. Matamis ng ngiti lamang ang nakaguhit sa labi ni Mabel habang nakaupo siya sa kaibayong upuan at pinagmamasdan ang maglola. E mabait ka naman ba sa nanay? Ron sa Italy? Hindi ka ba nagpapasaway sa kanya? Umiling ang bata at ngumiti. Hindi po lola kasi yun po ang bilin niyo sa akin, di ba? You told me po na always akong maging mabait kay nanay para hindi siya maging sad. Very good yan. Dapat hindi mo bibigyan ng sakit sa ulong nanay mo. Lagi kang makikinig sa mga sinasabi niya sa'yo. Kasi para naman yun sa ikaw kabuti mo, apo ko. Alright po, lola. Naku, talaga itong apo ko. Napakagwapo mo talagang bata. Tila pinanggigigila namang yakap at hinalika ni Corazon ang apo nito. Of course po, lola. Pareho po ako kay tatay, gwapo. Humagikik pa ito. Ang Corazon naman ay biglang natigilan at napatingin kay Mabel. Wala sa sariling ngumiti siya ng mapait sa kanyang inay nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Nagpakawala rin siya ng malalim na paghinga.
Kumusta ka naman, ate? Untag na tanong ni MJ sa kanya nang lumupo ito sa kanyang tabi. Kakapasok lamang nito sa sala, galing sa kusina. Kumuha kasi ito ng snacks nila. Nilingon niya ang kanyang kapatid. Are you okay now? Tanong pang muli ng dalaga. Nagkibit siya ng balikat. At muling bumuntong hininga ng malalim. Nakita ko siya. Mabilis namang nagsalubong ang mga kilay ni MJ, maging ang kanyang inay, at napalingon din sa direksyon niya. Anong ibig mong sabihin at ate? Saglit siyang nanahimik at muling tumitig sa kawalan. Muli niyang inalala ang mga nangyari kanina na makita niya sa loob ng eroplano si Hunter. Galing din siya sa Italy. Siguro, umaten siya ng business meeting doon at nagkataong parehong eroplano ang nasakyan namin. Pagkukwento niya, pagkatapos ay tinapunan niya ng tingin ang kanyang anak at tahimik lamang na nakaupo sa kandungan ng lola nito. I saw him pero hindi niya naman ako nakita. I think so. Paano yan, ate? Baka dito na magsisimula ang pagkikita niyo ulit, anang MJ, at binalingan din ang tingin ang pamangkin. Pati silang dalawa. Hindi ko alam, MJ. Kibit balikat na saad niya. Basta ang alam ko lang, hindi pa ako handa na magkita silang dalawa. I mean, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa anak namin. Sabi niya, muli siyang nagpabuga ng malalim na paghinga. Paano kung magalit siya kasi inilihim ko ang tungkol sa anak namin? Tanong pa niya. Wala kang dapat na ipag-alala, ate, kung sakaling magkikita man ang mag-ama mo. Saad naman ni Corazon. Wala kang kasalanan sa mga nangyari noon. Kaya mo lang naman hindi nasabi sa kanya ang tungkol sa anak niyo. Yun ay dahil siya mismo ang nagsabi sa iyo na ayaw ka na niyang makita pang muli, di ba? At isa pa, wala siyang karapatan na magalit sa iyo. Kapag nalaman niyang may anak na kayo at inilihim mo yun sa kanya, hindi niya alam kung anong hirap ang pinagdaanan mo nung ipinagbubuntis mo pa yung apo ko. Well, tama rin naman ang mga sinabi ng kanyang ina. Walang karapatan si Hunter na magalit muli sa kanya dahil sa paglilihim niya tungkol sa kanilang anak. Kung hindi lamang ito ang kusang tumaboy sa kanya, baka noong unang araw pa lamang na nalaman niyang buntis siya, tumakbo agad siya para puntahan ang binata upang ipaalam na magiging tatay na ito. Excited pa man din siyang makita si Hunter kasi ang buong akala niya, alam ng tatay niya ang tungkol sa kanya. Magkahalong kirot at guilt ang nararamdaman niya sa kanyang puso nang sabihin niya ang mga katagang yun. Ano na naman ang alibay na sasabihin niya sa kanyang anak kapag nagtanong na naman ito sa kanya kung kailan ito makikita ang tatay nito? Ewan, bahala na lamang kung ano ang mangyayari sa buhay nilang habang nasa Pilipinas pa sila. Magkita man sila ni Hunter o hindi, hahaya na lamang niya ang tadhana. Magkita man ang mag-ama niya o hindi, bahala na rin basta pagkatapos ng tatumbuhan niya sa Pilipinas, mananatili na talaga siya sa Italy. Ipapaubaya na lamang niya kay MJ ang lahat ng kailangang gawin sa bago niyang restaurant. Alam mong nagalit ako kay Hunter nung nalaman ko ang mga ginawa niya sa iyo noon. Pero tapos na yun, anak. Nangyari na ang mga dapat nangyari. At isa pa, mas mahalaga ako ang apo ko ngayon. Alam kong mas magiging maligaya siya kapag nakilala na niya ng personal ang kanyang tatay. Sad pa nito. Napangiti siya ng matamis matapos niyang marinig ang mga sinabi niyang kay inay. Nakikita nga niya sa mga mata nito ngayon na wala na roon ang galit nito para kay Hunter dahil sa ginawang pananakit ng binata sa kanya noon. Basta ate, kung may problema ka man, nandito lang ako ha. Lagi. Gumiti rin sa kanya si MJ at ginagap ang kanyang palad na nakapatong sa kanyang hita. Maya-maya ay umakap ito sa braso niya at ipinilig ang ulo sa kanyang balikat. Namiss kita ng sobra ate, malambing pa saan ito. Umangat ang isang kamay niya at masuyong hinaplos ang pisngi ng kapatid habang nakapilig pa rin ito sa balikat niya. Namiss din kita, kayong lahat dito. Sa susunod, kami naman ni nanay ang magbabakasyon sa Italy para makasama ulit kayo ni Sab. Oo nga, para magkasama-sama ulit tayong lahat. Singit na saad naman ni Corazon sa dalawang anak. Kahit kailan nyo gusto na ay aniya.
Biglang napabalikwas ng bangon si Hunter nang tumunog ng malakas ang kanyang alarm clock na nasa ibabaw ng bedside table niya. Dahil sa pagkabigla ay naramdaman niya ang kirot sa kanyang sentido. Pakiramdam niya parang binibiyak ang kanyang ulo. Dala na naman yun na napakaraming alak na nainom niya sa nagdaang gabi. Mula sa pagkakadapa sa kanyang kama ay kumilos siya pati haya. Tinanggal niya ang makapal na kumot na nakatabing sa kanyang katawan. Wala siyang ibang saplot kundi ang itim na boxers lamang. Dahil sa nararamdaman pa rin niya ang kirot ng kanyang sentido, masuyo niyang minasahi yun habang nakapikit na naman ang kanyang mga mata. Maya-maya lamang ay narinig niyang tumunog din ang kanyang cellphone. May tumatawag sa kanya. Iignorahin na lamang sana niya yun dahil wala siya sa mood na tumanggap ng mga tawag ngayong umaga. Pero muli na naman niyang tumunog pagkatapos. Naiinis na inabot niya ang aparato na nasa gilid ng kanyang kama. Tiningnan niya ang caller ID. Hello, naiinis na sinagot niya ang tawag ni Mimi. Sir, sorry po sa istorbo, kagad na paghingi ni Mimi ng paumanhin. Dahil sa tawag nito, inandito na po kasi sa office niyo si Sir Judas at Mr. Suarez. Hinihintay po kayo, anang dalaga. Kunot ang noo na inilayo niya saglit sa kanyang tenga ang kanyang cellphone upang silipin doon ang oras. Limpas siyang napamura nang makita niyang alas 9 na pala ng umaga. Nakalimutan niyang may meeting pa nga siya, pala siya ngayon kasama ang board members. Kanina pa po sila naghihintay sa inyo, sir. Tell them I'll be there in a few minutes, saad niya. At bumangon na rin sa kanyang kama. Okay po, sir. Yun lamang at kagad niyang pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Inaantok pa man at ramdam pa ang pananakit ng kanyang ulo. No choice naman siya kung hindi pumasok sa kanyang trabaho. Bago maglakad papasok sa banyo, dinampot muna niya ang kanyang pantalon at damit na nagkalat sa sahig. Binitbit niya rin yon papasok sa banyo at doon inilagay sa lagayan ng mga labahin. Dumiretso na rin siya ng paligo. Pagkatapos niyang magbihis ay hindi na siya nag-abalang kumain. Kaagad siyang lumabas ng kanyang bahay at tinungo ang garahe kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Ilang minuto na biyahe lamang ay kaagad siyang nakarating sa Liquor Palace. Pagdating niya sa kanyang opisina ay kaagad na sumalubong sa kanya si Mimi. Sir, nasa conference room na po ang silang lahat, anang dalaga sa kanya. Bring my laptop in the conference room. Yun lamang at nagtuloy kaagad siya ng lakad upang tunguhin ang silid na yun. Nagmamadali namang pumasok si Mimi sa opisina ng binata upang kunin doon ang laptop at inihatid yun sa conference room. Congrats again bro, nakangiting nakipagkamay si Judas kay Hunter. Matapos ang kanilang meeting kasama ang mga board members ng Liquor Palace. Thank you bro. Liquor Palace tops the list with high ratings and net worth in the Philippines. And you deserves it. The company deserves it dahil mahusay sa pamamalakad mo rito. That's true, Mr. Idelponso. Nakangiting pagsang-ayon din ng isang matandang lalaki na kasama nila ron. And I didn't make the mistake of investing in her. Saad naman ang isa pang lalaki. Thank you, gentlemen. Muli siyang nakipagkamay sa mga kasamaan doon bago nagpaalam ang mga ito hanggang sa naiwan na lamang sila ni Judas doon. So, bahagyang tumikim si Judas pagkuway na maywang ito nang harapin si Hunter. How's the meeting in Italy? Muli siyang umupo sa kanyang pwesto. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga at nagkibit ng mga balikat. What do you mean by that? Hinila ni Judas ang isang swivel chair at umupo na rin doon. I don't know either. I mean, my mind is confused now, Anya. Kunot ang noo na napatitig naman si Judas sa kaibigan. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay hinintay nitong muling magsalita si Hunter. Yesterday, while I was at the airport, I think I saw her. Mas lalong nangunot ang noo ni Judas sa sinabi niya. Oh, tanong nito. Mabel, he nodded softly. Biglang naging blanco ang expression sa mukha ni Judas habang nakatitig pa rin kay Hunter. And what happened? Did you approach her? Muli siyang bumuntong hininga ng malalim. I would have approached her.
sabi niya. But what happened? Muling tanong ni Judas. Bigla siyang nawala eh. O baka naman, nagkamali lang ako. O baka inakala ko lang na siya yun. I don't know. I'm still confused to this day. But my heart, bro, I know my heart knows Mabel. My heartbeat was the same as when she was still here beside me. Pagkukwento pa niya rito, pagkatapos ay napailing siya ng sunod-sunod. Naroon pa rin ang panghinayang sa kanyang puso. Kung sana nalapitan niya agad kahapon ang babae, sana nalaman niya kung si Mabel ba yun o hindi. Well, I think that's a good sign, anito. Nangunot naman ang kanyang noo at napatingin sa kaibigan. I mean, sa loob ng 6 na taon, ngayon mo lang siya parang nakita na nasa paligid mo. That means, maybe it's a sign na malapit na muli mag-cross ang mga landas niyo ni Mabel. Lihim na lamang siyang napanalangin na sana nga ay magkatotoo ang sinabi ni Judas. Kung sakali man na mangyari yun, kung muli siyang magkikita ni Mabel, hindi na niya pakakawala ng dalaga. Trust me bro, babalik din siya sa'yo. Si Mabel, magkakasama rin ulit kayo ng asawa mo. Tipid ng ngiti na lamang ang ginawa niya, kasabay ng muli niyang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Hi Mabel! Hi Handa! Nakangiti at tila excited na lumapit si Mabel sa dalaga na makapasok siya sa restaurant niya. My God! I miss you! Namiss din kita, kagad siyang yumakap sa dalaga at nagpalitan sila ng halik sa pisngi. Nagkakilala sila ni Handa nung minsan ay sumali siya ng cooking contest sa Italy. Kasali rin ang dalaga sa contest na yun. At dahil sila lamang dalawang parehong Pinoy doon, sila ang laging nagkakasundo at dahil halos pareho rin ang mga interest nila, hayun, naging mag-best friend na rin sila. Sila ang laging magkasama habang inuubos ni Handa ang araw ng bakasyon nito sa Italy. Nang makapag-desisyon, din siyang magtayo ng brands ng kusina restaurant sa Pilipinas, itong si Handa ang una niyang kinuha o kinonsulta. Humingi siya ng mga advice sa dalaga. Total naman ay may ilang restaurant na rin ito sa Pilipinas. My God, ilang buwan lang sumula nang huli tayong magkita. But look at you, amiga. Nakangiting saad ni Handa at sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napaka-sexy niya. Sa suot na niyang wearing shape black Rhodes Bardot bodycon dress paired with black 4 inches heels, ang kanyang blonde hair na medyo may kahabaan ay nakapinid sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Dahil sa damit na yon, kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan, ang maliit niyang bewang, ang malaman niyang malakang, ang kanyang dibdib na mas lalong lumaki simula ng mga naksya sa unico iho niya, maging ang bilugan niyang mga mahita. Exposed yun dahil hanggang sa kalahati lamang yun ang laylayan ng kanyang dress. That dress was just right for her. Para bang sinadyang gawin ang damit na yun para sa kanya. Come on, you're so hot mama. Napairap naman siya habang nakangiti sa kaibigan. Hot ka riyan. Ikaw nga itong mas lalong gumanda eh, Anya. Mukhang may nagpapatibok na ata ulit sa puso mo. Pabiro pang saad niya. Nagkatawanan pa silang habang nagpapalitan ng papuri sa isa't isa. Well, by the way, how's my pamangkin? Maya-maya tanong ni Handa. Magkaagapay silang naglakad, papasok sa kitchen area ng restaurant niya. Finally, pagkatapos ng ilang buwan niyang paghihintay na matapos yun, nakita na rin niya ito ng personal and she's happy. Hindi pa man nagsisimula ang kanyang negosyo, pero ngayon pa lamang ay isang big achievement na yun para sa kanya. Nasa bahay siya, isinama ko talaga siya rito. Wow, so ano, may balak ka bang ipakilala siya sa tatay niya? Bumuntong hininga siya ng malalim pagkuway iginala niya ang kanyang paningin sa buong kusina nang makapasok na sila ron. Okay, I know that, Sai. You don't want to talk about him. Napatango na lamang siya.
Gumiti na lamang siya rito pagkatapos ay nilibot na nila ang buong restaurant. Napag-usapan na rin nilang dalawa na si Handa na muna ang magiging head chef niya roon habang nagsisimula pa lang ang kanyang restaurant at pumayag naman ang dalaga. "I can't wait na mag-umpisa na itong resto ko," nakangiting saad niya sa kaibigan. "Kinakabahan naman ako na parang ito ang unang beses kong magbukas ng negosyo." Dagdag pa niya, ngumiti naman si Handa. "Ano ka ba? I'm sure na dadayuhin din ito ng mga customers like in Italy." "Sana nga,